talagang the real worth or may mga bagong usbong talagang team dito. So keep the fire burning mga kaibigan. Share nyo na tong stream natin. Mamimigay tayo ng 1,000 diamonds if we reach 8,000 viewers. So far, we have 4.6K. I mean, 4.6K ba? O higit pa nga eh. O tama, 4.7. Ayan. So, ayan. Share nyo na to mga kaibigan sa timeline nyo publicly. Pero by the way, dapat sharer eh, no? Shanti, just like before lang din. Kailangan sharer. I-check pa rin natin ko share kay guys. Pero tara tayo sa ating game number one. Siyempre, blue side natin yun. Signal Ultra. Chujin ang gagamit ng Kaja Hates naman para sa isang Lancelot. Blank with the Kufra. Iba DJ ang gagamit na Cecilion and Rhea for this export. Yun. Sa bilang banda naman mga kaibigan. BSB. Trevor naman dito for PNK. Shider Cutie for this Ling. Wilson naman for Jawhead, Demon for Uranus, Kukai for this Atlas. Ito na. So wala pa naman masyadong maganda mangyayari this time. Most likely talagang ganyan lang din. Lido Wonder and the Blue Buff. Pero para sa akin yung pagkalaban ko, Ling, napakasarap i-invade niyan sobra. Kasi na mahihirapan na yan pagka na mabilis maubos yung energy niyan. For ano naman dito, ang mahirap naman sa Signal Ultra para mag-invade. Meron kasi si Trevor, meron PNK, kumbaga. Pero anyways, mga kaibigan, si Black doon pumasok ko with a bouncing ball, pero disengage agad. So, ganyan sinabi natin ang laro natin ngayon para nga pautakan na in terms of objectives, paunahan na kung sino makakasira ng mga torre, both top lane at bottom lane. Yun, nako. So, this time, talaga nga chilling like a villain muna. Ito na, nag-level 4 na si Ling. So, most likely, pwede na rin gumala din, mga kaibigan. Pero si Black yata ang first blood dito. Nakuha na kagad yata Happy Ballers and another one ejector. Ayun, Imba DJ will go down as well. Grabe. 2-4 natin trade in favor of BSB agad. Very aggressive play. At sakto-sakto yung pagkakadating doon ni paring Wilson. Ako mag-flicker pa para lang mapatay si Imba DJ. At dahil dyan, guys, gold lead is now on the side of Signal Ultra. And bottom lane side, possible din makuha nila yan kasi nakaready lang din naman dito yung players ng BSB. Oo nga naman. So, kumbaga makita lang nila na pwedeng i-go to on the go, banat kagad, level 3 lang din naman to si Rhea, so wala pa to most likely last insanity, pero ayaw nila, nag-minion wave clear lang, it's part of their rotation lang daw, kumbaga hindi sila naparito para may pag-away, pera-pera lang kumbaga, pero sa top lane, ayun, nako, maluwag para objectives sa Signal Ultra muna, to. Maluwag para sa Signal Ultra para kumuha ng objective dito against BSB, pero for BSB, pabilis yung rotation nila guys, kita naman natin, nakaredy din doon yung dalawang players nila if ever sa top lane, pero middle lane side, si Iba DJ ang nauiwan for Signal Ultra, and good thing dito ginagawa ni Trevor, talagang ina-advance niya yung aso niya para hindi makagalaw dito na maayos sa Signal Ultra. Pero anyways, mga kaibigan, bouncing ball again for Black. Black pala, I mean, pero pinasok pa dito ng BSB ang buff and nasecure pa rin naman dito ng Lancelot ng Signal Ultra. Pero yung nga lang, Divine Judgment ay nakuha. Kukai ay nakapag-set pero mapapatay pa rin na isang Kufra ng Signal Ultra ngayon para sa ating laban. Pero ang tagal bago magkaroon ng patayan doon. And kita natin maingat yung mga players natin magbitaw ng skills dito against both teams. Oo nga, no? Parang kailangan nila nga naman din tipirin to kung sakasakali. Diba? Signal Ultra and BSB as well. For BSB, mahihirapan, especially for Ling, kailangan niya yung panakas niya. And for Signal Ultra, si Hades din dito. So, kailangan laging ready on the go yung mga bitaw niya ng skill. Kasi pagka pinakalas na tinamaan niya, wala nang iba for the Thorn Rose. Pero yun nga lang, naku po yung aso dito ha. Naku, tapang-tapang sa torre, grabe. Pero si Shider, naku po, napilitan na mag-ulti and escape. Mga kaibigan, ito naman, tuloy pa din ang laban. At just another one, si Blank na pag-flicker out. Pero tinamaan ng trap. Another one ejector with unstoppable force yet. Happy Ballers, ayun. Naku po, 3-1 kagad ang score and Kufra will go down. Uy, ganda, ganda rin ginagawa dito ng BSB, actually ng PNK. Kasi kita natin talaga hindi makapasok yun or hindi makapagbato na skill dito yung Cecilion kasi lagi may nag-zone out sa kanya. Pero anyways, mga kaibigan, na-secure dito ng BSB or ng Ling ni Shider Cutie ang turtle objective dito against Signal Ultra at dahil dyan lumalaki pa rin ang kalamangan ng team BSB. Actually, very unusual to for BSB na walang marksman talaga na offensive dito for their lineup kasi nakilala natin sila na meron talaga mga marksman. So wala si Jerax, no? Possible new lineup to ng BSB, mga kaibigan, para sa kanilang team. Pero bottom lane side natin, nandito si Rhea, wala ng buhay. At nandito na si Shider Cutie, securing that kill for the team. Oh, yun na nga, mga besties, grabe. And, sa top lane, ito na ang ganti, mga kaibigan. For Signal Ultra, they were able to take down Kukai sa top lane. Pero there's a trade sa bottom lane naman for Blank. Third time around. Okay lang din naman pala kahit namamatayan yung Signal Ultra. Si ano naman pala yun? Si Kufra or si Blank. So walang problema. For sure nakamask yan. Hindi masyadong madedelay. Yung pinaka-factor lang doon, nagkaka-item yung nakakapatay. Pero at least si Kufra, hindi naman siya madedelay masyado pagdating sa farming.
Kumbaga mas mahihirapan dito yung Signal Ultra kapag kayo mga damagers nila yung mamamatay din for the team. But anyways, the top farmer for this match is this Lee with the 3.8k gold. So malaking advantage na agad to for this Lee against the Lancelot. Actually, si Lancelot hindi pa siya niya na take advantage dito yung kanyang ano emblem or kanyang talent na kanyang emblem, which is the Bounty Hunter spell, kasi hindi pa siya nakakuha ng kill. Actually, 2 kills dito na Signal Ultra ay naging assist lang niya for the team. Kaya nga, tama ka dyan. So, this time, item check nga tayo dito, isa pa, para tignan ko lang din, 4-man mask for Signal Ultra and the 4-man mask din for BSB. Funnel! Okay, so naka-funnel to kay Ling and naka-funnel kay Lancelot. So, funnel marks, assassins. Pero eto na, naku po, ayun, nadali sa top lane yata, napilitan lang si Rhea, pero mag-isa lang yan. Pagkatas ng last insanity, pwede nang patayin, mga kaibigan, ulti para kay Shiner, but here comes the backup! Imba DJ and Blank, naku po, pero meron ding aso, binakapan na ang backup. Diyos ko, Mio Ginoo. Ayun na, nagkagulo na. Pero wala pa rin patay. Pasok si Kukoy, mga kaibigan. Nadala lang naman ang Uranus dito. Impa DJ, napatay dito ng Team BSB. And kita natin si Rhea, nakapatay. Buhay pa rin export kanina, pero si Blank kumasok. Guys, and Turtle, habang nangyayari yon, Signal Ultra, kumuha ng objective. Wala sagot naman ng BSB. Ayun, Tore dito sa top lane. So for Signal Ultra, ang kinagandaan ng ginagawa nila, kumukuha sila ng Tore. Alam kasi nila hindi na makakapunta sa top lane. So dinerecho na lang nila, kumuha sila ng ibang objective para makahabol or hindi ganun lumaki yung kalamangan dito ng BSB. That is 2 turrets if ever masira nila to, plus a turtle objective for the team. Oo nga naman, magandang ano yun, magandang decision making nga yun. Kung hindi naaabutan sa top lane, wag nang ipilit. Ano na lang, ibang objective na lang, kasi ganun din ka patutunguhan nun. Pero yun nga lang, si Blank dito napasobra, but there's a flicker naman. So okay lang din, kaya naman medyo nagtatapang-tapang merong escape routines. Pero ito, si Chujin dito nagtatago lang sa Gedli. Pwede niya na ito sa bunutan, and another one, Divine Judgment, saksak patalikod. Ayun, naku po, and a beautiful kill. Grabe, Signal Ultra dito. Kasi nakita natin kanina, talagang sinakto dito nung Kaja yung kanyang Divine Judgment para hindi mapunta or ma-target lock na dito yung isang PNK. Kasi usually, di ba, nagiging problema sa setup play. Pero wait lang, mga kaibigan, si Kukoy dito, kamunti ka na mamatay. So kita natin this time around for Signal Ultra, sila naman yung nag-a-advance or sila yung nagiging aggressive dito against BSB. Knowing na BSB lamang on the early part of the game. So kita natin, nakaabang dito sa buff na gaya na sinabi mo, for a Ling, mahirap talaga na maagaw. Pero yun nga lang, target lock mga kaibigan, mega kill, predefined judgment lang naman, Tempest of Blade score, Shadow Infinity sa atin laban, plus the last insanity, napakalang setup play, talagang kuha-kuha ang damage dito, ng ultimate card from the export, pero hindi pa rin tapos sa ating laban, hates dito, ako, double kill lang din naman, and kita natin dito, Rhea, last man standing for Signal Ultra, na merong immortality, flicker out, plus the sly cone eye, pero inahabol pa rin dito ng players ng team BSB, at napakakunat lang din naman, immortality. Team, may frag armor yan pagkatapos. Pero kita natin, ay, last pa. Insanity, Bamba out para kay Maring Rhea ng Signal Ultra and a kill for BSB. Grabe, ang tagal din ng buy time doon ni Rhea. Okay na din yung maganda-gandang buy time din. Pero for Signal Ultra, still they're holding their own early stage game dito mga IBM. But for BSB, 12 kills na agad din sila. Nakita natin, pumapalag ng Signal Ultra pero hindi nagpapasindak ang BSB. For BSB, bumawi na rin sila ng last turtle dito of our game. Saan nila na napunta? Eto na, naku po. Oops. Ito, sa mid yan. Sa mid. Babasag na yata. Hindi. Na-depensahan na. Pero ito kanina sa Signal Ultra, maganda lahat ng pasok nila. Na-sustain lang talaga dito ng BSB. Kumbaga, sakto din kasi yung Tempest of Blades ni Shider Cutie. So, feeling ko yun yung kailangan nilang batayan. Pero anyways, flicker out agad kay Iba DJ na dito na iwan as a player count for Signal Ultra. And a kill lang din naman si Hades. Wala na yung damager ng Signal Ultra ngayon para sa atin laban. Si Blank Papita mag-bouncing ball palayo. At kita na natin dito sa top lane. Konting-konti na lang masisira na ang middle lane turret dito Signal Ultra bumigay na against Team BSB. Possible, pwede lang diretsuhin to, pero we have Chujin and Blank together with Imba DJ defending this turret sa middle lane. At eto na, mga kaibigan, nadali pa si Rhea, wala na frag armor, wala rin buhay pa sa Tempest of Blades, and a kill for Trevor dito sa ating laban, hindi pa tanin tapos. Fatal Links has been popped, and a kill for Shider Cutie onto this Ling, at si Blank, nako po, napilitan na rin magbamba out against Team BSB. Grabe din, mga kaibigan, tong BSB na to. Gusto rin pestihin ang Signal Ultra. So for Signal Ultra, this is gonna be a good challenge for them kasi especially bihirang magkatapat tong dalawang team na to on a tournament. So maganda-ganda nga ang simula ng opening ng ating Just ML Cup this time around. Pero 8-15 ang ating score, so far so good. BSB is on the lamang side, mga kaibigan.
Tama ka naman dyan. At saka na lang guys, bago natin i-share yung stream natin kasi pag umabot tayo ng 8K viewers, automatic na lang 500 diamonds sa ating bibigay. Sa mga nanonood, exclamation notify guys, tas yung team na sinusuportahan nyo para sa lahat ng laro natin ngayong araw. So item check tayo. Direct Popeye, tama ba yun? Yun, eto na nga. 7K na rin pala tayo. So last 1K viewers, abunin tayo ng 8,000 viewers. Mamimigay kami ni Ate Shanti Dotes ng 1,000 diamonds para sa inyo. Okay, so here comes the item. Nako, for Ling, last two item pa. 9.3K. Napakasakit to Ling guys kasi may Berserker's Fury. Actually, for Ling, as long as may Berserker's Fury ka, napakasakit na niya kasi once na kinuha mo yung blades mo or yung swords mo, additional damage na agad. How much more pag mabuo niya dito yung kanyang queen swing sa possible hindi na siya umalis pagdating sa team fight. But anyways guys, kita natin Lord has been secured here by Team PSP sa ating laban na iwan pa dito. Si paring Kufra natin nagkabalibagan na pero Shider Cutie nandun pala. So may bandang ilalim, papatay lang din naman. At kita natin dito dalawang players ng DSB ang very aggressive lang din naman and namamba out for Signal Ultra ngayon sa ating laban. Grabe ha, kahit ako na nagulat dito. Akala ko ang patayan dun banda sa may jungle pero nakat na rin pala kaagad ni Shider Cutie killing Imba DJ o Sicilian kaagad na gusto sanang bumakap dun kay Kuya Blank but it's too late na ako po hindi kakayanin at yun dalawa pa silang namatay 2-for-nothing here comes the Lord sa top lane so kailangan depensa ng Signal Ultra to may medyo mahirap-hirap iniintay pa dito siguro feeling ko for Signal Ultra pag nag-online pa tong Sicilian makakapalag-palag na to pero so far ang damage pa lang nila din halos eh nakay landslot pa lang so matagal-tagal nga silang pumatay if ever kasi sinasabi natin talaga si Sicilian siya yung pinakakuha ng damage pagdating sa late game kasi para siyang mage na Aldous na may stock din pero ganun sinabi natin kanina for Team BSB kasi talaga sinusold out nila yung Sicilian meron silang PNK naka-ready agad pero anyways guys ito na yung Lord sa may bandang top lane natin flicker in para kay Kukoy nahuli sila at mga kaibigan, tingnan natin kung makakatakas ba pero yung killing spree na for this lane ngayon sa ating laban sa mga panaisa nahuli dito si Shider Cutie pero makapag-mamba out lang din naman at habang nangyayari yun, nakadiretso lahat ng minions dito ng Team DSB sa ating laban pero possible, masisira nila dito ang mid lane inhibitor turret pero anyways guys, that is again going to be a kill for Signal Ultra ngayon so buhay pa ang Signal Ultra ngayon sa ating laban actually, comment on Chujin kasi hinuhuli niya talaga yung mga players dito ng BSB na pwedeng mabilis mapatay. Kaya nga, kitang-kita naman din dun. Muntik pa nga akong tutusin, madamay pa yata si ano dito. Si Ling kung di lang nakatakbo, tatlo sana ang patay sa kanila. Pero well defended for Signal Ultra. Ayanin nila to, for sure. Pero yun nga lang, how long or gaano katagal sila maghihintay dito or tayo maghihintay dito for a comeback coming from Signal Ultra. But for BSB, ano na sila, chilling like a villain na. Naglilinis na lang sila ng base ng kalaban. Sooner or later, kaya na lang itong ipanalo. Unlike Signal Ultra, nako, timing is everything pa dito para sa kanila. Less error, less mistake, plus farm for Sicilian. Yun muna sila dito. Oo, kailangan talaga dito makapag-stop ng Sicilian guys. Kasi so far, meron na siyang Clock of Destiny plus the Lightning Transition dito. At para naman kay Wilson, that is the Wind Talker guys. So additional movement speed for this join ngayon sa ating laban. Pero anyways, 10-18 na ating score. 30 minutes into our game time na dito nahila ang isang demon for the side of Team DSB. Kaso yung nga lang pinasok na Chujin with that Winter Trap. Talaga si Iba DJ yung gusto, men. Talagang pinalapitan yung Sicilian dito. Pero last insanity for Rhea, medyo kulang lang din naman na damage dito ang Team Signal Ultra. Talagang umaarangkada na ang BSB ngayon sa ating laban. Habang nangyayari yun, nandito si Trevor. Talagang ayaw pa win si Black, mga kaibigan. At si Rhea, hindi na nakauwi pa kasi ang ating game number 1 mamupunta sa BSB. Grabe, mga kaibigan. And for this BSB, 1-0 lead kagad. Best of 3 to. Talagang really worth sa BSB kung PNK ba or PNK na kasi naka-support emblem. So this time, eto na. Paglalam muna namin mga best of BSB versus Signal Ultra. For BSB, Trevor dito for PNK or Popol and Koopa. Kukay naman din dito or si Kapwan. Ayan, narinig nyo na mula sa amin na siya si Hylos. Wilson naman for Johead. Shider Cutie for Lancelot. Demo naman for Xborg. Ito naman sa ating red side, yun ang Signal Ultra Chujin ang gagamit na Esmeralda. Rhea naman para sa isang Natalia. Imba DJ, Philippines number 1. Valir nga po pala. Blank naman para sa isang Grok. And Hades ang gagamit ng isang Hellcurt ngayon. Kaya nga, so this time ha, maganda parehas ang bakbakan na naman dito. Pero ang napansin ko talagang bumabalik na rin talaga ang Assassin so far sa lineup. No? So nagpapakita ang gilis na ulit. Oo, nawala sila. Mage na, tas dati parang may nausap nga dati parang season MPL season 2 Archangel, pinausap nila yung double marksman.
Di ba may ganun pa dati Claude Gary pinagsasama nila. But anyways guys, ngayon na yun yung kinagandahan ngayon kasi depende sa rotation nyo, yun yung magiging pinaka ano ng heroes nyo. Yung isang team natin nung isang araw parang nagwa 1-2-2, yung Kagura ginagawa na nilang middle lane ulit na hindi support. Pero anyways, yun yung kinagandahan na pagkakaroon natin lagi ng tournaments kasi mapapanood at makakapag-adjust din kayo mga viewers kung ano yung mga pwede nyo gamitin sa mga ranked games nyo. Tama ka dyan. At hindi lang din naman to para sa ating viewers mga ibigan, also a favor for our pro players. Nasusubok din nila yung lakas nila kung effective ba or not or whatsoever. So win-win situation sa lahat. Pero eto na, this time around, si Demon sa top lane. Naku po, muntik na. Kamuntikan. Naku, yun yung kanagandaan pa na ng pagkakaroon ng Esmeralda sa lineup kasi actually yung fast clearing tas may damage din if ever. Pero anyways, same rotation yata ang ginagawa ng teams natin dito. May nakaready dito sa bottom lane side pero naramdaman ng Johead guys. So, Bamba out, iba na lang din ang dadaanan. Masipag lang din makiramdam mga players natin dito. And so far, para sa ating labang, wala pang casualty na nagaganap actually kahit yung damage per second na kanilang bigay meron. It's just that alam nila yung potential or capability ng bawat kalaban ng team. Pero sa bottom lane natin guys, saktong-sakto first blood nakuha dito na natalo or ni Rhea ng Signal Ultra. Yun, nako po. So, this time, ladies and gents, oops, muntik pa rin nga mabasag. First blood plus a tower push if so ever. Pero here comes Trevor. Uy, nakita niya. May trap na nailagay. Maganda. Pwede pang face check. Mukhang muntik na siya dun. Pero kung nagkataon, siya pa ang mapapatay dun. There's a three players ka of Signal Ultra na nasa bottom lane. So, this time, lumalamang ang Signal Ultra. Mukhang talagang uhaw makabawi against the BSB. Oh, pero ito pala yung ano no, yung crucial para sa team BI minsan Signal Ultra yung Hellcurt kapag ka nagkamali siya ng pasok, automatic kasi may PNK for the crowd control sa possible ma-stun siya. So kailangan ma-burst out niya agad yung gusto niya makuha. Pero si Rhea guys, nandun sa Gedli kanina, nakaabang lang din naman pero nakita na siya dito ng players ng team BSB and a kill dito para sa Lancelot ng team BSB ngayon sa ating laro. At kita naman natin, close pathway ginamit na rin pero crowd control is real for this PNK. Nahirapan na agad pero off-cam kill is going to be a kill for the Esmeralda ngayon ng Signal Ultra. Mm-hmm. Tama ka dyan. Ha? So, this time, nakabasag rin ang Signal Ultra onto the top lane. Kumukuha naman ngayon ng Turtle. Pero naku po, eto na! Dark Knight falls plus the Falling Star Moon, mga kaibigan. So, yun. Blank has been taken down. Tuloy pa yata ang boxing. Pero disengage na lang din. Si Lancelot sa ibang landas na papunta. Ayun, napakalalim din. Pero, wala eh. Signal Ultra. Ayun pa, another one. Nakabawi po. Grabe yung crowd control. Feeling ko talaga BSB napakaganda or talaga sanay sila sa pagkakaroon ng PNK sa lineup ng kanilang team. Kasi kita nyo naman yung crowd control. Tsaka grabe mag-advance si Trevor nung aso niya. Literal na parang yun na lang yung papansin ng kalaban dito. Ng kalaban nila team actually. But anyways guys, kita natin ngayon for team BSB. Napakaganda na pinapakita ng performance. Si Rhea medyo ano din pala no. Medyo mahirap kasi kapag ka nakatapak siya ng booby trap dito ng PNK, automatic pwede siyang maramdaman or makita dito ng players. Pero kita natin bottom lane side, we have three players here come from Signal Ultra. Pero nakaready yung ibang players dito ng BSB if ever na magkaroon ng disgrasya dito sa bottom lane side. Grabe. Kaya nga maganda rin maganda yung ano ginagawa ni Trevor dito. Yung kanyang trap dito, kinagamit niya talaga pang vision, if ever. So, eto na, naku po, si Grock, medyo naiwan lang din sa Dreams End and ultimate na rin para sa aso dito ni Trevor na gamit na. So, matagal-tagal pa ulit yan, mga kaibigan. 3-3 pa lang din naman ang ating score, parehas lang din sila pagdating sa farm, lumalaman nga lang ang Signal Ultra ng like just something like 500 difference pero hindi pa rin ganun ka big deal. Ang problema nga lang dito ang BSB wala pang nababasag na tore. Yun lang. Oo, yun. Oo nga no. Kasi dito sa top lane talaga nga nakapag nakalamang dito yung Esmeralda kasi kanina pa natin nakikita na parang lumalamang talaga yung damage nung Esmeralda kasi makita natin sa laning agad kung sino yung lumalamang. So ito yung kailangan bantayan ng BSB as much as possible. Kailangan mabigyan na rin ng kill dito si Esmeralda kasi naka-avarice pa siya. So malamang nagamit niya or na-take advantage niya yung emblem talent niya na yun for this Esmeralda. So, kita natin guys, this time around for the Esmeralda, tinan naman siya sa bottom lane dadaan. And still, 3-3 ating score ngayon para sa ating laban. Si Wilson together with Trevor ngayon sa ating laban. Purify ay nagamit na. And makakataas pa nga dito si Chuji sa ating bottom lane side. Grabe, mga kaibigan. Another one, pasok in para kay Hades. Sider cutie naman dito, wala ng buhay. Uy, on point din naman mga besties. Ang pag-ulti dito ni Hades.
dual purpose kung sakasakali, pero disengage na. Buhay na siya, tapos si Blanco, at least di na rin na-engage din dito for their Grock. At eto na, naupo, pwede ka nang tumakas, pero kuha lang ng Cyclone. Ay! Grabe naman yun, napakalayo yung skateboard niya dun. Napakabilis lang, advance, nakakagulat na lang. But anyways guys, kita natin dito, Turtle is now up for this both teams. So far for Signal Ultra, hindi pa natin na, nakikita na talagang nag-a-advance dito yung Hellcurt nila. Knowing na 3 assists pa lang siya, so as much as possible, kailangan magamit ang kanyang Bounty Hunter spell. Pero Wild Charge guys, nakagamit na dito na isang Grock. And bottom lane side, it's going to be a kill dito para sa ating Esmeralda, plus another kill for this Hellcurt ng Signal Ultra. At habang nangyari yung Glorious Pathway naman para sa player ng Team PSP. And Turtle dito, mas secure ng Signal Ultra, last incentive para kay Demon plus the flicker in para sa kanya. The Dark Tide Falls na naman. Nako, ito na ang kalmot na nakakatakot. Pero hindi pala hindi tumama guys. At si Demon dito, konting-konti na lang yung buhay. May Piraga Armor. Oop! Yan! Oy! Ayan, sa pool, mga kaibigan, tinamaan. Tinamaan dun ng second skill ni Kuya Hades natin. But it's still goodbye time na naman. Pero mukha ko po, hindi pa tapos. Hindi pa to tapos yata. Pero yung aso dito nakakaamoy ng dugo, mga kaibigan. Disengage pa din, pero tuloy pa din. Ayun, naupo talaga, nagigigil si Trevor. Baka nakakalimutan niya, masakit din ng Grock. Oops, ayun, pasok in. Chujin, on throw back. Ayun. Eto na, nice Polystar Moon. Plus a disengage actually for the players dito ng ating dalawang teams. And a goal lead now is on the side of Signal Ultra. Again, for Team BSB, wala pa sila nasisirang Tori dito against the enemy team. And top farmer natin sa ating laban, wow! 5.1k gold para sa isang Hellcurt. So, kita mo natin kanina yung damage na kayo niya ibigay as long as tama yung magiging bato niya ng skills. But anyways guys, for Signal Ultra, nagiging factor siguro dito, meron kasi silang Grock, tsaka meron silang Natalia. So, grabe yung vision or information na kaya nila ibigay. Wards! Pati pang zone out, kumbaga, nandito sa side ng Team Signal Ultra. Unlike for BSB, may pang initiate sila, pero may hihirapan sila kasi meron namang Valir na pwede mag-ihip ng Sirin Turret dito para mapalayo agad yung Johet na gustong tumakbo. Pero anyways guys, kita natin dito, flicker out for Wilson! Medyo nabitin na din naman, and successfully, Wilson dito, buhay pa rin. Hindi tinitipid ang flicker dito, ladies and gents. So, this time, ang nahihirapan nga lang ang BSB against Signal Ultra, nakikita naman natin. And look at this Natalia, talagang libre gala lang. Shider, nakikita niya din dito. So, good vision, pero walang mission gagawin. Relax lang ang Signal Ultra. Kailangan lang din naman dito, magbawas lang din ng error. Ano muna sila objective? Kasi dun sila nagkulang nung game number one. Dun sila na nalugi against the BSB nung game number one. So, this time, at least, they make see to it na makakabawi na sila in terms of objectives. Hindi na lang din basta-basta sa kills. Oh, kasi pansin natin dito for Signal Ultra, talagang lagi na, napakasakit makibili na Hades dito ng Signal Ultra, pero masakit lang din naman. Pero Falling Star man dito para sa isang Chujin ng Signal Ultra, tumatak si Trevor para sa kanyang buhay, and disengage kasi sa may bandang likod, tutulungan pala nila dito si Imba DJ. Glorious Pathway dito para sa isang Hylos. Imba DJ ay mapatay, pero dito si Hades, mga kaibigan, with fall, I mean with attack tech falls, and a killing spree para dito sa isang Natalia. Blanco na rin buhay, Falling Star man medyo nabitin naman. Nice Guardians Barrier actually for the Grock na nakatulong. Naiwan si Sujin dito against 3 players, pero napakakunat ng Esmeralda na Signal Ultra, Ejector, and a possible kill for Wilson. Yun na nga, mga kaibigan. So, nakabawi ang BSB and ang Signal Ultra. Isa lang din nakukuha nila. Shider Cutie, big deal na yun para sa kanila if ever. And for this, still, nakita natin, hirap pa din ang BSB. Paunti-kunti, they're still catching up, but for Signal Ultra, wag nyo nang pabawiin ang BSB din for them. Consistency is the good key. Kita naman natin, may Lord na rin naman, so pwede na rin nila itong kunin if ever na makasakasali, makapatay lang sila. Especially, kahit mapatay lang din si Shider Cutie, pwede na mag-Lord ng Signal Ultra. Shider Cutie kasi ang merong hawak ng Retribution, so yun lang din ang biggest fear nila if ever na i-contest sila. Pero to sa top lane, naku po, saan ka pupunta? Where to go? Nice flicker out! Grabe naman, well commended pa din, pero patay pa din, tuloy pa din. Back up, on to the point naman din dito para kay Trevor. Pasok out, Mamba out, kumbaga. Pero oops, naku po, aray, talagang di titigilan. Grabe yung aso guys, pero kita natin dito, Glorious Pathway na ang backup ng Team PSP, si Chujin, nandito sa may Gedli. Plus, samahan mo pa na isa Natalia na magkakaroon ng mega kill para sa kanya.
niya. At eto na, Guardian's Barrier for this Grock last insanity naman. Boom! Para kay Demon and Rhea. Natuhog dito with a shutdown for the last of Team BSB. Pero Fallen Star mo naman, mga kaibigan, kita natin dito si Demon, ang huling hininga ng ating expert dito. Nagkaroon pa ng Firaga Armor and sa ilalim ng Torre, buhay pa rin. Mga kaibigan, pinasok pa ni Chujin guys, pero nandito si Invadigi for the backup and a kill for this Esmeralda. Nako, mga kaibigan, so this time, mahirap-hirap ang sitwasyon ng BSB 7-11. Ang ating score, napaka-convenient na naman nito. Ladies and gents, look at this fight. Naku po, oop, another one. Chujin dito, wala nang buhay. Patay pa din, 8-11 na ang ating score. Pero, di-disengage yata. Pwede lumaban, dalawa lang to. Pero dinatabuy-tabuy sila. Ito pa, sa bottom lane din. There's another an off-cam fight. Naku po. Grabe, ganda-ganda lang nga pasukan dito. Actually, dalawang objective yun for the Hellcurt kasi napatay siya ng PNK na maganda gamitin para rin sa teamfight. Tapos nakasira pa siya ng Torre. And guys, another kill na naman dito para sa isang natalo with that 6-2-1 KDA ngayon sa ating laban. So gamit na gamit din si paring Rhea natin dito. That is Blade of Heptasis plus a BOD ngayon sa kanyang item. So another vision na naman. So kitang-kita dito ng Signal Ultra. Kung sino mag-a-attempt na mag-ano dito, mag-invade or mag-try, mag-contest sa 30 ay sa Lord na kinukuha nila. Ito nga, grabe naman din mga kaibigan. Mukhang kung paano pinahirapan ng BSB Signal Ultra nung game number 1, eh parang ganun din ginagawa ng Signal Ultra ngayon sa BSB. So payback time. Na ito na, level 1 Lord. Kanina na, depensa naman ng Signal Ultra ng level 1 Lord. So tingnan natin if BSB kakayanin ba. Sa bottom line pupunta specifically ang Lord. So here comes the pressure, ladies and gents. Top, middle, and bot. Nako po. Kailangan na to. Grabe si Blank. Grabe magbigay ng vision dito actually. At ganun din siya kakunit guys dito for Signal Ultra. 8:30 natin score. We have the Lord here for Signal Ultra on the bottom lane side for Team BSB. Kailangan ang pinakamapasok nila dito or mapigilan nila is yung Hellcurt or a possible ma-force nila si Hellcurt na gamitin yung Dark Nightfalls para makatakas or para umalis dun sa teamfight na gusto lang gawin. So, kasi si Hellcurt dito talagang grabe na yung damage niya. 405 guys, plus meron ka pang aabangan kung saan manggagaling yung isang Natalia. Oo, nako. Mukhang para silang ang bulag dun, no? Doble bulag. Meron pang Dark Nightfalls kay Hellcurt. Meron nag-i-invy pa si Natalia. Pero eto na, nako po. Lord dito, bumabanat lang din naman ng level 3 tower dito for BSB, pero well defended din para sa kanila. Hindi rin nabasag. So, kayang-kaya. 8:13 ang ating score. 9K gold in favor of Signal Ultra. Item check na rin nga tayo dito for these two teams. Yak. Yun. Okay. So, for PNK Cursed Helmet. So, na-courage mask pala dito yung PNK. So, usually nakikita kasi natin, di ba, yung O-mask, yung additional stunning effect. So, tingnan natin guys, for this joint naman, nagbubuo siya ng ano, ng pangalan ito ng Deadly Blade. So, antay for this ano, for this Esmeralda Signal Ultra, which is actually a gold build. Kasi wala silang pinaka-mage talaga dito, mage damage for Team ESP. So, kailangan talaga nila antay for this Esmeralda. Kasi kita natin kanina pwede sa teamfight, sobrang kunat talaga niya na kailangan na siyang kontrahin kasi hindi na rin mababurst totally kahit tumama lahat ng skills dito ng isang Lancelot. Kaya nga naman. So, medyo mahirap to para kay Shider Cutie. Paano pa siya makakapatay if ever? 3-4-3 ang kanyang standing. So, medyo lamang na rin ang deaths niya compared sa kanyang kills and assists. So, medyo tagilid na rin ang BSB. Eto na, pasok in na si Chujin, mga kaibigan. Pero gusto pa yata. Blank dito. Naku po, on-throw backup lang din. Pero hindi, disengage ang BSB. Delicates. Pero na-stun si Esmeralda Makunachi. Di kakayanin ha. Oo, sobrang kunat, no? Ang tagal na naman first guys, si Blank ang kunat din. Actually, lahat, majority yata dito ng pwedeng iba to na normal hit ng BSB. Nakita natin kung ano yung pwede na damage na ibigay sa Esmeralda. Pero sobrang kunat talaga. Kung baga isang kuha lang ng shield, tapos damage for the Esmeralda, balik lang ulit yung buhay niya dito ngayon sa ating laban. But anyways guys, Falling Star mo na naman. Si Trevor na dikitan dito. Pero Joehead, nice! Pasok in para sa kanya. Pero yun, gaya na sinabi natin, nakapag-unstowable force, pero not enough damage here come from BSB against Signal Ultra. Kaya nga, mukhang nga, slowly but surely for Signal Ultra, dapat umabante na sila this time, that mabigyan na nila ng pressure, pero mukhang di pa natin nakikita sa kanila yun, naglirinis muna lang din sila, or nagpapataba siguro, Falling Star Moon, nagamit na, so medyo cooldown na rin, cooldown na yan, talaga, to be exact, pero to pwede na pagtyagaan, naku po, na-stun na, ba na naman mga kaibigan, pero hindi,
binaliwala. Diba? Naku po, parang yung ginawa sa kanya. Pero yun pa rin, naku, ito na, laban, blue buff na lang din. Ladies and gents, pasokin na naman si Chujin. Naku po, may ulti na pala yun. Ginamit na ang Falling Star Moon. Ladies and gents, here comes Wilson. Ejector, pero there's a Purify, mga kaibigan. Wala pa din, patay, disengage yata. Naku po, ang tagal naman nun, pero... daming nasayang na skills, ha? No, wala rin pala. Oops. Wala pang damage. Actually, seven seconds bago mabuhay yung level 2 Lord ngayon for Signal Ultra, possible siguro. Isecure na muna nila yung Lord or else mahihirapan sila. Kasi pagdating rin sa late game dito, kapag magkamali na pasok dito, most likely, meron na rin kayang ibigay dito na damage yung X-Borg naman ng Team BSB, which is actually pwede pang counter dito sa isang Esmeralda. Pero Falling Starman, mga kaibigan, kita natin dito, pumasok na naman ang Signal Ultra, Last Insanity para kay Demon. Pero Chujin, napakakunat guys, yun nga lang, napilitan na mag-Wild Charge dito si Blank against the play of TPSB at Lord na kuha at na-secure dito na Signal Ultra ngayon sa atin lang. Grabe si Chujin, men! Kaya na may naglalakad dyan. Hindi na pinapansin dahil sa sobrang kunat niya. Pero Wilson dito, wala na unstoppable force. Habang nangyari yun, dito sa top lane side, si Shider Cutie pala ang target na Signal Ultra at napakakunat na ng mga players natin dito, both PNK, pati na rin yung mga tankers dito na Signal Ultra. Kaya grabe. Ito na, naupo, pangalawang ulti niya tato ni Demon. Na, yun, napatay din si Chujin sa wakas. Pero yun nga lang, level 2 Lord ang kanilang susunod na makakalaban without knowing na si Hades sumegway sa Lord na ko. Napakaganda naman na habang busy ang lahat, mayroong isa na kumukuha pa rin na objective. Signal Ultra, nakakabawit, nakakabawi. Slowly but surely, nakita nyo naman, 10k gold lead na ang meron din sila dito. So, item check, pakita na natin sa inyo ang item progression dito ng Signal Ultra. For this Hellcurt Lock item na pala, 13k gold. Naku po, taba niya, na 14k na nga. Actually, nag-lord down siya mag-isa. Kailangan niya lang ng pang-ano dito. Nang pangkuha ng attention come from the other teammates. Pero anyways, pwede niya nang palitan din yung Raptor Machete niya kung gusto niya pa gawin niya Malefic Roar para dire-diretso pag sira ng Torre dito. And ito pala yung medyo problema for Signal Ultra ngayon. Since meron silang Lord, ang problema naman, hindi sila makakapasok kasi wala talaga silang long range. More on melee guys, ang kanilang hero composition ngayon against Team BSB. Pero anyways, yung Lord dito, hininto na ng BSB para hindi na makalapit pa dito sa kanilang inhibitor turret. Pero Wild Charge for Blank just to zone out Trevor dito, mga kaibigan. Pero yun, Lord has been successfully defended by BSB dito against Signal Ultra and nawala na immortality si Kukai. Pero nabato si Blank nako po, shoot sa base, mga kaibigan, 3 points pero buhay pa din, baliwala. Nako, nadali nga yun. Maganda nga na maganda ang panggugulong ginawa doon ni Wilson. Pero yun nga lang, buhay pa din. Kinaya ni Kuya Blank doon ng tatlong damage coming from the turrets. Pero ito si Chujin, grabe. Napakalupit naman pala na ito. Talagang buy time, grabe. Bumuy time, napakakunat. Nalilito na. 9-14 na ang ating score dito. But still, for BSB, tier 3 towers well defended pa rin para sa kanila. Signal Ultra, I think, better luck next wave. Pero dapat wag na nilang bitawan pa ang kanilang advantage na meron sila. Oops, ayun si Rhea. Pero sana yung ejector nung Johid pala, dapat papasok na, no? Na lang, kasi no? May masakit yung damage siya. Pero anyways guys, 9-14 yung ating score. Still for BSB, wala pa nasisirang inhibitor turret sa kanya, sa kanila. So for Signal Ultra dito, gaya na sinabi natin, yun yung medyo crucial sa kanila kasi wala silang pang long range talaga. So para nagkamali sila ng pasok, possible ma-ejector sila dito ng Johid or crowd control dito ni parent Trevor or PNK. For Signal Ultra, napapansin natin talagang tinatarget nila yung PNK, no? Kanina pa talaga nga pinapasok niya para ma-zone out yung isang PNK. Pero si Blank guys, nangalahati na nabuhay ngayon sa ating laban, napilitan pa mag-wild charge. But this is the Holy Crystal naman for Chujin, so additional damage for the Esmeralda ngayon. Oo nga, no, ito na, naku po, si Chujin na naman. Ito yung kanina pa napakakulit at napakakunat, pero hindi pa rin talaga mabawas-bawasan. Nagkakaroon ng shield, iba din, mga ibigan. So for Signal Ultra, hindi ko pa masyado nakikita rin how they're going to end this one. Pero tulad nga sabi ni Chantel, wala silang long range ng Signal Ultra. So siguro ang very point dito is baka makapatay muna or pumatay muna sila something like dalawa o tatlo bago sila makabasag. Pero look at this Blank, tanggal ang immortality. Ito na to, tunay na boxing. Dark Knight Falls, inilapag na lang din. Ito na, tuloy pa rin din. Naupo, Last Insanity, tinamaan na si Hades, patay with a double kill para kay Demon. Another one, si Chujin doon, nalambot na. Another two, ayun, na-ejector si Kukai. Pero imba DJ. Oops. Hindi na sundot, sayang. Sayang yung ejector guys, kasi possible yun, no? Na sana after that bato. Okay, nag-echo.
After sana nun, pwede sana diretso sundot para makuha si Imba DJ. Uh-huh. Pero anyways guys, ito yung potential na nakita natin for Team BSB to turn things around. Knowing na meron tayong Lord ngayon against sa Signal Ultra. Pero anyways guys, naku, falling star mo mga kaibigan pa sa Searing Turret as well. Si Demon dito gusto niya kuha ni si Imba DJ. Uy! Pero si Trevor! Nasunog! Para dito kay nasunog guys, literal. At si Demon dito halos wala na rin buhay. Wala... If ever meron siya immortality, pero kita natin dalawang burst damagers dito for Signal Ultra ang pwedeng pumatay sa kanya, and that is going to be a mega kill for Imba DJ ngayon. Yung sinabi nating babalik tayo ng BSB, binaliktad na nung players ngayon ng Signal Ultra. Grabe, medyo error nga lang yun for BSB ah. Lamang na sila eh, lamang na sila. Ang problema, nagpapitas pa sila pa isa-isa. PNK, namatay pa. Ang kinapangit pa nun, namatay pa siya sa sunog. Demon as well, si Xberg, ganun din. So, ang kalaban lang nila doon dalawa at for BSB apat sila, so I think that's a problem siguro. Masyado nila ding masyado silang na-excite dito sa nakuhanin ng Lord, pero dami pa naman din siguro pwedeng lang pagbalingan ng attention, like bumasag muna sila kahit mga level 1 turrets man lang sa middle lane or dito sa top towers. Pero medyo mali pinilit nila yung Lord. Napilit, no? Gusto nila afternoon kasi dami nila napatay. Imbis na kumuha sila ng ibang tore or pinalawak nila yung mapa nila para hindi sila mahirapan. Mm-hmm. Ngayon, kung mapapansin natin, lumamang sila kanina pagdating sa team fight, pero yung mga minion wave nila, hindi man lang lumagpas dun sa kalahati na Riverside. So, kita natin dito. Ay, pero actually, comment pala kay Imba DJ, kaya pala top Philippines sa number 1. Talagang nga, nakatayo lang doon, pero grabe yung crowd control damage na kanya ibagay against Team DSB. So, ito na naman tayo sa bakbakan na medyo matagal ang pangyayari kasi napakakunat ng mga players natin. Guys, this is 22 minutes ngayon na mapanood natin ngayon sa ating laban plus a Lord. For PSP, kailangan hindi masira talaga to kasi... Lagaboom! Basok lang din. Basag, grabe. Hindi na binaba ang espada. Eh. Parang katawan lang yung pinambangga. Basag na yung tore. Pero yun nga lang dito si Blank. Patay na bagaboom din dun. Mga kaibigan sa bottom lane, basag na lang din. 13-17 ng ating score. BSP still holding their base. Medyo mahirap to. Signal Ultra, huminto na naman sa pag-provide ng pressure against the BSP. So, medyo aibat. Pero, for Signal Ultra... Nakita na natin, lumalaki na, ang laki na ng chance nila na manalo dito sa laban na to. For BSB naman, sila ang underdog. Pataba-taba muna. Item check nga tayo din dito, ano? Tingnan ko nga. Ayan, may si Halbert na dito, si... May si PNK. PNK, tapos si Halbert. Dalawin na ka si Halbert, guys, para makontra na agad. So, yung kinagandahan dito for Team BSB. Although, single target kasi to, if ever. So, kailangan ma-maximize nila yung si Halbert automatic after nun, diretso na agad. Pero anyways, guys, this is 23 minutes ngayon sa ating laban. We have Divine Grave for Impo DJ ngayon sa ating laban, plus si Immortal as well para sa kanya. So, good dito for BSB. Siguro, unahan nila yung Natalia if ever. Kapag ka nakita nila yung Natalia, automatic hanapin nila agad kasi may hirapan sila kapag ka biglang pumasok yung Natalia anytime soon. So, masakit rin kasi si Hades pa nag-combo yung dalawa. Talaga nga, literal na pwede maka-burst sila knowing na naka-execute pa to. Mm-hmm. So, tingnan natin. Ito na. Naku po, si Blank nakita nila. But there's a backup. Nagtatago lang yan. Relax lang. Oops. Relax lang. Tago relax lang yan. Kalmado lang dapat kayo dahil. Kalmado lang. Sawagat tong laro guys, dito nyo dapat natatandaan na dapat lagi lang kayong kalmado. Oo. Kasi pa nagkabali kayo ng pasok, mahirapan talaga kayo. Oo nga, no? Yan kanina, for BSB, nabaliktad nila. Pero since gusto nila parang wipe out against Signal Ultra, nabaliktad na naman yung laban. Pero for Signal Ultra, napakaganda rin pinapakita dito ng performance ni Imba DJ. Actually, for Chujin din. Kasi grabe yung sustain na binibigay nila. At kita naman natin yung damage nila dito against Kukai, which is a high loss actually. Parang yun sa ating laban, nangangalahate. Pero ito na, the Dark Ten Falls, mga kaibigan. Nadikitan ni pareng Wilson. Si Hades has na ng buhay. And na-disengage for Signal Ultra ngayon sa ating laban kasi si Demon na iwan dito. And kaya na sinabi natin, kalmado lang ang buhay. Kalmado lang, relax lang, ladies and gents. Pero to si Chujin ang nakita dito. Naku, may si Holbert yan. Pero baliwala, maunat. Yes, mabagal lang kanyang ano, mabagal lang kanyang regeneration or yung pagdagdag ng kanyang HP. Pero maunat eh. Maunat si Esmeralda. So it's still the same. Mahirap pa din patayin. But for this fight, naku, grabe. Pati si even si Wilson, tinitipid din talaga nila yung kanilang glorious pathway. Hindi nila ginamit most likely kundi rin talaga kailangan. And on the other team fight naman sa top lane, kung nakita nyo, si Hades doon halos wala nang buhay nung
dikitan ni ano ni Joehead. So damage si Cyril na rin para kay Joehead dito, at malambot lang din naman kasi ang ano, ang isang Hellcurt. Eto na, naku po, grabe naman, Last Insanity pasok in, pero patay. Buhay yung bata. Siguro ko ako yung BSB, sabi ko, ba't di mapatay ito si Eva DJ? Grabe po mo si Sean. But anyways guys, ito na si Blank yata. Halos walang buhay dito. Crowd control is being taken up here by this Grok ng Signal Ultra. Pero si Chujin, man, ito na may mga hero na nakagluta tayo. Pero pumasok tayo. Naramdaman. Oh! What a kill! May hate dito. Pero si Wilson tumatakbo lang din naman. Ito na, takbuhan. Pero dash away for this Hellcurt ngayon sa ating laban. Si Rhea nakaready din for the backup. Si Chujin dito. Nakapagluta tayo na mga kaibigan. Sa ilalim ng Torres si Wilson. Oh, sunog mga kaibigan, pati ang balat. Pero ito, naku po, si Chujin wala na rin buhay din, pwede nang patayin. Ayun, na Tappy Ballers and another one. Last three members for BSB, four members for Signal Ultra. Ito na si Blank dito, napasubo na lang din, wala nang buhay. Pero wala din naman damage ang BSB. Ang kaya lang gawin dito muna ng BSB so far, dumepensa pero not, pero hindi para ubusin lahat ng players ng Signal Ultra. Ang kukunat, especially this Chujin, na halos nabuhos na nila lahat ng skills bago pa nila napatay. O nag-cooldown na nga yung skill nila. Nagamit na nilang pangalawang beses, tsaka pa nila napatay. Kung di pa na-stand dun sa may bandang tower, hindi pa siguro sila makakapag-provide ng napalaking damage output against the players of Signal Ultra. Grabe, ang hirap patayin. Ang kukunat. Actually, pinagkamali ka ng pasok. Yung guys, sabi natin, pinagkamali ka ng pasok. Totally, parang no escape ka na. Literal na talagang error na siya. At pwede balik na rin ang kalaban. Pero anyways, guys, shoutout nga pala sa ating 8.3k viewers. Uy! Na meron tayong giveaway sa inyo lahat. So, next series natin, guys, NXP versus Onyx PH. So, sa mga nagko-comment dyan, ayan, rambulan na naman po tayo sa comment section habang nanonood ng mga laban ng favorite teams nyo. Pero anyways, 27 minutes ngayon. This is just game number two. Grabe, oo nga, no? Game number 2 pa lang to. At level 4 Lord na po ito. All 3 Lords kanina sa Signal Ultra lang talaga napunta. Pero meron namang retribution si Shider Cute. Hindi lang nila makapitalize kasi nasu-zone out sila ng ibang heroes ng Signal Ultra. But I think this is the timing na yata. Mga kaibigan, pumapalag na rin ang BSB this time. So, ang problema... Oops! Ayun, si Wilson! It's a trap! Nako! Hindi kami maglo-Lord! Ito lang. Mga kaibigan, nakita natin dito, mukhang susuko na yata ang bataan. Pero kita natin, grabe yung shield talaga ni Chujin dito, patay. Men. And Kukai, patay na rin. 2 men down for Team BSB. Si Shider Cutie dito, aalis na rin. At si Blank with that power of nature, guys. Possible for Signal Ultra, secure na rin, Lord, para sure. Mm-hmm. Pero huwag niyo nakakalimutan na meron ding X-Board na pwede mag-try with that Last Insanity para mag-invade. So kailangan... Level 4 to ha, so level medyo four. Matagal to at masakit if ever. So sa ibang players dito sa Signal Ultra, kailangan ma-zone out talaga nila dito yung Team BSB kasi konting-konti na lang buhay dito na. Ow! Hindi umabot, guys. And Lord, level 4 Lord has been secured here by Signal Ultra ngayon sa ating laban. We have 23 seconds plus 10 seconds bago mabuhay si Wilson at si Kukai. Si Chujin nandito na naman sa bottom lane, guys. At titi pa rin tapos ang ating laban. Ito na. Naku po, ginamitan ng Dark Knight Falls. Pero naku po, si Natalia muntik nang mamatay. Pero with the help of invisibility, patay si Trevor lang din naman, mga kaibigan. Naku po, tatlo lang natitirang buhay for BSB. Ito na yata ang pangtapanabla ng Signal Ultra for this game number 2. But it's a no. Naku po, yung top lane dun, kailangan depensahan ng konti. Pero mabilis lang, binasag ng mga minion, ha. Naku, ito na ang Lord sa middle lane. Ladies and gents, tingnan natin for BSB. Kaya pa kaya ang depensahan to. Level 4 na to eh. Baka umiskill na to dun sa ano nila sa... Oo. Ito na dumiretso, no? Oh. Yung kaninang vlogaboom diretso dun sa ano, no? Sa base nila. Ito na hampas mo sa ano eh. 7 seconds bago mabuhay ang PNK. Very crucial si PNK kasi additional na pang defensive fortress talaga siya dito for a BSP. But anyways guys, ito na Last Insanity kay Demon. Kapos. Pero kita natin pumasok agad si Chujin, guys. At ito na nga ang sinasabi natin, almost madedefend ang BSP yata yung Lord. Bro, kita natin. And that is it. Monster kill na pala si Kukai, the Dark Knight Falls. Para sa Hellcurt, para si Rhea. Tower lang kay Rhea. Si Rhea, walang pagod si Rhea. Diyos ko, Miyo Gino. Mga kaibigan, look at that! Signal Ultra with a 1-1 score against BSB. Grabe talagang really worth
Angela pa. So paano nga naman nila to papatayin? Yan yung big question sa akin eh. How are you going to kill this Esmeralda tapos meron pang Angela nakasama knowing the fact na ang damage dealers pa lang nila dito sa early stage ng game? Or most likely sa buong game na to eh si Shider Cutie lang. Kasi si Wilson hindi naman talaga so far big damage output yan. And yung three members niya na natitira lahat naka-support emblem. So hindi masasakit to so far compared sa Johead kanina. At yung Johead, si Kukay ang gumagamit. So for sure, support emblem to. So heto na, pakilala muna namin mga kaibigan. Si Tuel, nasimulan ko lang din. BSB na rin ang papailala ko. Trevor dito for Kaja. Wilson naman for this Thumbs. Demon naman for Uranus. Kukay for Johead. At Shider Cutie for this Lancelot. Ito naman sa ating blue side. Yan ang Signal Ultra. Hades ang gagamit ng Ling. Chuji naman para sa isang Angela. Blank para sa isang Kufra. Imba DJ para sa Forza. And Rhea ang gagamit ng Esmeralda. Yun. Nako po. So, shoutout lang pala sa mga nanonood dyan. 4.3K. By the way, ito na. Nagets ko na yung monitor. Monitor is a kind of a lizard. Big lizard po. Ate Chantel at Kuya Zeus. Ayan. Thank you sa'yo, Jarv. Ayan. Ayan pala. Yeah. Sorry. Sorry po, alam po namin monitor. Nasanay po kasi kami araw-araw na monitor yung harap namin. Kaya akala namin pag-monitor, ayun. So guys, bago yan, Big Lizard. Pag pinakita kayo sa banyo, uy, there's a monitor. Live butik eh. Bayawak, mga ganun, no? Mga ganun. Pero anyways, guys, eto na tayo. First Signal Ultra pala, nakakatakot yung damage ng lineup nila pagdating sa late game. Kasi nakikita natin, pagdating sa late game, sobrang bilis mag-clear ng minion wave ng isang Farsa, tapos meron pa silang Esmeralda. Yun yung kinaganda naman na ginagawa ngayon ng BSB kasi pinuforce na agad nila yung mga pwede lang kuhanin na objective dito against Signal Ultra. Yep. So, this time, tingnan naman natin, kung alam naman natin BSB kaya naman lang umobjective, Signal Ultra nakita din natin kaya naman lang umobjective sa early stage ng game. So eto na to, game number 3 is really it. Yung game number 1, game number 2, efforts nila mababaliwala para sila nag-start ng something new. Whole basta ganun, panibagong draft na to. Nako. Tawa ka dyan. Uy! Kapitin guys, ginamit ni parang Wilson ang kanyang vengeance para nakasakay ang isang Angela dito, Mrs. Ling. Pero yun nga lang, bawal lumabas guys. Ayun, dahil lumabas ka, pero nag-comply ka. Oops! Pwede na pala siyang lumabas! nag-comply. Love trip talaga yun. Pag naaalala ko, sumasakit yung ulo ko. Ito na, nakuha. First blood, nakuha na ng BSB, mga bestie. Wapo yung ba? Nakapag-invade pa sila, ha? Nakagawan pa. At si Trevor, guys, talaga hindi na pinauwi pa yung Ling. Kanina pa niya yun na dinidikitan. So yun yung kinagandaan din ng Kaja sa kanyang Ring of Punishment, guys. Automatic pasok. Dun sa pasok, yung damage siya if ever na nasa pader yung isang Ling. Pero guys, this is a turtle for a BSP. Possible makuha nila yan since malayo din mga players dito ng Signal Ultra. To contest this one, yung Angel sa top lane, yung Ling most probably magse-secure muna ng kanyang orange buff. So that is it. Turtle has been taken here by Shider Cutie sa ating laro ngayon. Oh, so, by the way, shoutout pala kay Billy Alfonso, ayan, ex Just MPL champ, lista mo na Zeus, ayan, thank you so much for the 100 stars. Legit yan, payat. Kasi may stars eh. Payat, Billy. Payat yung... poster. Oo nga, poster pa to, 100 payat. Stars, no? Dapat mga ano to, dapat mga 1,000 stars tong binibig. Pwedeng wag na stars, pwede naman pizza, milk tea, gano'n, di ba? Oo, pagka magpapapizza ka, pupunta ako, syempre. Pinabubiyahe, nung birthday mo, bawal kasi eh. Kaya pala, no? Ano lang tayo sa Getty. Pero anyways guys, grabe si Kukay dito ha, talagang kung nasa yung Farsa, automatic, naka-ready siya. Pinapap niya agad yung ejector niya para if ever, mababato niya na agad. So kita natin dito, napasok mga kaibigan, Nia Cup, si Shider Cutie. Pero si Shider Cutie, pag out lang naman dito agad sa players of Signal Ultra. At habang nangyayari yung laban, narong matikas natin ang players dito sa bottom lane side, Demon versus Rhea. Gaya sinabi natin, siguro yung nasa upper hand dito is yung Esmeralda kasi anti-shield talaga. Pero anyways, makikita natin na dito, pagdating din naman sa jungle or sa farming, mas angat yung Esmeralda kasi mag-level 7 na siya. Pero anyways guys, si Trevor dito, kamali. Ayun, binungkat, nakakampay pala yun. Nauna pa siya sa minion, siya yung natira ng torre, dalawa agad yun ha. So, daily age ng onte, buti di siya na-stun din. And eto na, mga kaibigan, 2-0 score natin in favor of BSB. Hindi pa naman din to big deal. 4 minute or 5 minute game time pa lang tayo. Item check for this time para makita natin ang early stage items nila. And the post request as well, sakto nakabukas yung item. So, eto na, mga kaibigan. Game na tayo dito sa top lane. Hindi pa ready si Wilson. Ayun, yata.
Natalian agad, guys. Natalian agad ng Angela Talcha. 1 to ating score. 6 seconds bago mabuhay yung turtle objective. So, most probably sa Signal Ultra ito makapunta. Kasi sa top lane side din sila kung sumira ng Torre. Pero ang gagawin naman ng BSB, i-force nila itong middle lane turret, which is a very good objective actually. Kasi ito yung alam natin, ooh, hinawin pa pala yung mga kaibigan. Pero napakasakto lang din naman ng Tempest of Blades. Di ba yung judgment dito para kay Hades? Si Scyther, cutie mga kaibigan! Ay, napatay ni Impa DJ doon. Grabe, yung ibong Adarna, saktong-sakto, well-calculated para dito sa Farsa na Signal Ultra. Oops, and there's a post request na naman mga kaibigan. Gamit na nila yung pinaka-exceeding minute. It's for the boss. And Turtle has been taken here by Signal Ultra. As we could see here for the gold lead, lamang na po ang Signal Ultra ngayon sa ating laban. Plus, yung ano dito, yung buff nung isang Lancelot na kuha kasi patay din si Scyther Cutie. Pero habang nangyari yun, we have Uranus naman taking sa bottom lane turret ng Signal Ultra. So, pantay pa rin naman actually for BSB. Dalawang torre na sira nila. So, lamang sila actually pagdating sa tower objective kasi middle lane. Pero mukhang hahabol agad na ng Signal Ultra kasi sa may middle lane side natin. Nandito na napakasakit, mga kaibigan. Shadik, yung kakabuhay lang patay ulit for Team BSB. So, wala ulit damager ang players dito ng Team BSB for this one. Yut, grabe nga to, no? That's the main problem for BSB. Pag wala si Scyther, wala rin sila most likely damage. Si Thams dito, si Thams, sustain eh. Sustain hero siya. Pumapalag, may damage, may makunat. Pero yun nga lang, mga besties. Yun ang kinaganda dito. Wala naman din malakas sa tatlo, syempre. Pero, eto na. BSB still on the leader dito in terms of KDA. Pero eto, bakbakan pa rin yata. Hades against Kukai. But sa no. Si Esmeralda, rumedy na rin for a falling star moon. Pero, hindi na rin naman niya maaabutan. Disengage for BSB, same with Signal Ultra as well. So, feeling ko dito for BSB, since nag-scale up na yung damage ni Hades, maganda na yung mga nagiging pasok niya dito. Kailangan, pag siya yung makuhuli dito, automatic yun talaga yung i-burst ng BSB. Kasi kanina, there are moments na nade-divine judgment si Link, pero hindi nababurst dito ng team BSB. Mm-hmm. So, kailangan hindi ma-put up sa wala yung kanilang divine judgment. Pero anyways, meron yata tayong bakbakan. Hades na kill dito for the side of Signal Ultra. Si, si Kukai yung napatay nila mga BSB. So, minus 1 agad dito for Team BSB. At si Scyther Cute talaga ang target dito ng Team Signal Ultra na iwan dito si Wilson with that contract inferno. Oh, kita natin si Timon dito. Oh, but Tempest of Blades for A-Hades. Mamba out si Impa DJ naman. Ang nakita at namandahan ng Team BSB. Pero Trevor with a kill for the side of BSB ngayon. Impa DJ with a Twinks by Wings. Inaabangan, mga kaibigan. And a kill for Demon ngayon sa ating laban. Yun ang problema sa Signal Ultra. Nakita na natin na talagang kayang-kaya kontra... Kontrang-kontra talaga ang Ling dito. So, that's the main factor, the big problem for Signal Ultra. Mahirap kumuha ng space para kay Ling dito so far. Pwede sa aside, segue push muna siya dito. Pero Turtle has been taken by BSB. Well commended doon for them. Pero at least nabibigyan naman ng space dito on the other side. Hindi man si Ling, pero at least si Rhea nakagala-gala naman. So, pwede pumapalag. Pero for Hades, sobrang nakontra siya doon. Pag low life siya, automatic hinahanap siya ni hinahanap siya ni Trevor. Umaalis si Trevor pagdating sa team fight, tapos hinahanap lang siya sa mga pader, automatic. Skill na skill. Damage lang din naman ang Kaja, masakit. Mm-hmm. But anyways guys, it is 6-4 ngayon for the score. Si Blank, kamuti ka na i-burst dito. Pero naka-ready ang Signal Ultra for the backup. And automatic disengage for BSB ngayon onto this match. We have Wilson here for the Raptor Machete. So additional damage if ever. So feeling ko si Wilson mag-ano to eh. Yun ang uso build ngayon ng Thames, yung merong BOD. Oo nga, yun, ang ginaganda dun. Para talagang kompletos Ricados pagdating sa damage output. Pero eto, naku po si Kukai, yari kayata, iwan. Uy, nice flicker out, but still stun na scream coming out. Pero si Rhea dito, pasok in lang naman with Falling Starman, Scyther dito, wala na din buhay. Ladies and gents, tuloy pa din ang boxing. Look at this, Rhea dito, na turn around pa, naku po, hindi sa kanya sumakay si Angela, but on Hades. Pero heto na, naupo mo, banner si Chujin. Imba DJ, running out of life. You're gonna go down. Another one. Naku po, apat ang patay on the side of Signal Ultra. Nine. Ang ganda ng ginawa din ng BSB na first sumakay yung Angela tapos kinula na damage ng Esmeralda and that's it. 4-4 natin trade in favor of BSB plus a turret objective dito sa may middle lane. Possible diretso yun nila since makapala kanilang minion wave dito and tatlo yung physical damages dito actually for Team BSB or rather dalawa. Meron silang Thames at meron silang Lancelot. We have the Antikeras naman for Kukai at
plate of Heptasis para kay Shider QT. Mm-hmm. So this time, ladies and gents, for BSB, lamang naman na sila. 6K gold lead din, 6 kills away, 10-minute game time tayo. First Lord dito lalabas na. So that's gonna be the challenge for both teams. Kung makukuha man to ng Signal Ultra, why not, makakabawi sila. But for BSB, makakuha na ito na lalong lalaki ang kalamangan nila knowing the fact na nabasag na yung tier 3 tower or third tower dito sa middle lane ng Signal Ultra. Maliit ang mundo niyan. Naku po. Kanina sayang pala yung maganda sana yung pasok ni Blank para mahuli si Kukai. Kaso kinagandahan, yung flicker out talaga ni Johet, automatic, nakaalis sa doon sa ultimate nung Kufra. Kaya doon nagsimula yung parang pinaka-clash ng Signal Ultra na medyo nagkaroon sila ng error. But anyways guys, this is the level 1 Lord ngayon sa ating laban. Mm-hmm. Ito na. Naupo si Blank. Nagpas ang aking PC. Ayan, okay. Nawala din sa'yo. Oo, nawala ka. Ano nangyari? Nawala naman siya, nawala siya. Nawawala siya. Baka nagkaroon lang ng latency problem or internet issues, mga kaibigan. 5-10 ang ating score. Naku po, post. Sadyang lang din siguro. Nawalan siya. Oo. Eto na, si Kukai, napatay. Wilson, ganun din. Naku po. Si Trevor, di gumagalaw. Hades. GG kayo dyan. Ayun. Di na naka-skill, nag-brown out pa. Makakapag-lord pa. Ladies and gents, na wipe out ang BSB dito. Nako, tapos may segue pa si Angela, 'yan ang problema diyan. Wala eh. With sa brown out. Ayun, nag brown out kila kila Wilson. GG nga dun, no? Naririnig mo ako kanina? Ayun, okay na. Ngayon pa lang, yung pagkasabi mong naririnig mo kanina, yun lang din. Nagsabi ako kanina kasi hindi kita naririnig, kaya akala ko ako lang mag-isa. So, totoo? Oo, akala ko. So, nagpe-play-by-play ako mag-isa. Tapos ikaw pala, yung totoong nagpe-play-by-play mag-isa. Okay. Ano nangyari kaya, ano? Ewan ko, feeling ko nagloko yung internet kasi nagsimula, nawala yung nawala din sa'yo yung stream, feed. Dito sa studio eh. Pala. Ako lang yung nawala. Pero anyways guys, ito na ang Lord for the Silent Signal Ultras, maybe the late side. Dali so for pa, Team BSB, mukhang may hirapan sila ngayon. Meron double mage setup ang Signal Ultra ngayon for the burst. Tapos meron silang finisher na link, so yung dapat aabangan. Pero kita natin ngayon, shutdown, patay lang din naman si Demon dito ang nakuha ng Signal Ultra. Grabe mga kaibigan, nakita nyo naman, nakabawi na ang Signal Ultra. Na-wipe out nila ang BSB doon. So, ito ang challenge ngayon sa BSB. Mare-retain o makukuha ba nila ulit yung kalamangan nila kanina against Signal Ultra? O talagang dire-diretso na ang pagbawi ng Signal Ultra? Buti na lang, nakuha ng Signal Ultra yung Lord, pero malaki na yung minion ng BSB sa middle lane. So, baliwala. Kumbaga, napatas lang or hindi ganun kabigat yung pressure na naibigay dito against the BSB. Oops. Okay, naku po. Napatay lang din naman. Mukhang mag-iisa pa dito si paring Wilson, guys. Kita natin ginamit ang Vengeance spell, pero lumalaban pa rin dito si paring Wilson at Team BSB. And that is going to be a mega kill for the Esmeralda ng Signal Ultra. And this time around, ang lamang ay ang Team Signal Ultra. Immortality dito ng Kufra na wala under. Pero kita natin, grabe yung salo ng Polystar ni Rhea. Napakasakit na, sama mo pa na Angela. Yun. Ito din ang dapat na ginagawa nila kanina pa. Yung Angela, sumasakay dapat or sumasama sana sa sa Esmeralda. Mas yun, mas worth it yun. Kasi si Link kanina nakita natin, low farm talaga siya. Wala din talaga siyang damage output. Pero si Esmeralda, hindi naman siya na left behind. So, nakita natin na ngayon ang potential ng Esmeralda and Angela muna. Pero mamaya, late game, sure ball yan. Angela Link, napanood na natin yan mga kaibigan. So, tingnan natin paano kukontray ng BSB. But now, Signal Ultra is on the lead. No. Oo, maganda yung lead dito. And kung mapansin natin for Team BSB, na diretso na agad nilang mag-build dito ng kanilang immortality para pagdating sa team fight. Kasi ngayon crucial for Team BSB talaga magkaroon ng immortality kasi ang lamang ng minion wave dito is on the side of Signal Ultra. Kinaganda naman for BSB guys, meron silang inhibitor turret na nasira.
nasira dito against Signal Ultra. So isang magandang team fight lang ulit to counter out Sling or even Esmeralda. Good snuggle for Team BSB. Pero si Demon guys dito pumasok na kalahati agad ang buhay. Mapilit na magmamba out guys. And kita natin si Wilson doon sa may bandalikod, si Imba DJ with Wings by Wings. Vengeance ginamit na rin. O yun! Napatay si Hades mga kaibigan. Shiner Cutie with a kill. Si Chujin dito halos wala na rin buhay. Direkta ni parang Winston. Double kill for this Lancelot at si Imba DJ guys ay nandun. Si Rhea against 4. Hala sige, takbuhan na sila. Trip to Jerusalem. Ang ganarp dito sa ating Riverside. Ayun, naku po. Nasaksak pa. Patay at happy bowlers. Mukhang babawiin talaga ng BSB. Sila naman ang na-wipe out Signal Ultra. At ito na yata ang trip to Jerusalem na sinasabi ni Ate Shanti. Naku po, walang de-depensa sa base ng Signal Ultra. Tinangki na ang damage. So, yun na nga. Talagang kanila na nga to. Ladies and gents, Signal Ultra versus BSB. BSB won with the 2-1 score against Signal Ultra. Grabe. Talagang really worth. Wala, si H2 ngayon sa ating tournament. But anyways, uy, grabe, baliktad. Akala ko nasa ibang bansa tayo. Okay na. Eto na guys, tayo guys. Sa ating Blue Sagan, all PH, Iaknu ang gagamit ng Cho. Jay naman para sa isang Valir. Dilar for the Stamps, ganda lang. Or Madam Oh My D para sa isang Hylos. And Wise para sa kanyang Claude. Para naman sa NXP Solid, Yawi dito. Para sa Kaja, Rene J naman para sa kanyang Johead MB. For the Esmeralda, Chester for the Grok, and the H2 para sa kanyang number one carry, PH. Na talaga naman. Parang Chester, naka-ready mga kaibigan. Pero naka-flicker siya if ever. Flicker out para sa kanya kasi nga lang medyo na-untok lang naman. And first blood, nakuha dito ng Onyx PH guys. Jay, getting a kill for Onyx. Naku, nakita mo yung pwestuhan nila doon. It's a 3-1 rotation, 1-1-3 rotation. Tatlo yung nagre-red buff. Itong isa sa middle lane lang naman yung tamang clear para at least walang mag-up sa kanila. Pero si Jay, nanganganib dito. H2, hindi pa rin nakakuha. Hindi pa rin siya nakakuha ng buff dito. So, halos lahat ng buff ay nakay Wise. Alam naman natin. Naka-retribes. Oo, medyo masakit sa ulo yung nangyayari dito. So, H2, level gap. Mapapansin natin dito, level 2. Laban sa mga level 4 pero ganda lang. Oh my Villa, laban sa tatlo. Medyo nasasaktan dito pero Dilar for the back. Papatayin ito eh. And ayun, natakpan na quarantine pero H2, level 2. Anong mangyayari pag blazing duet ang binigay para i-clear lang yung mga minions. Ganda, ganda na ginawa ni Madam B. Actually, by time siya for the Thumbs para mapasok. At kita natin si Iaknu, guys, taking the turret under the turret, guys, and getting a kill against NXP Predator Solid. Kasi nga lang na dito na nakaready ang mga tropa natin from... Oh! Ooh, ano yun? Ang ganda, nice, ano yun? Nice decision for Iaknu actually come from Onyx PH kasi hindi na siya nagpatira sa iba para wala na makakuha ng gold. Oo, ba't ka to? Oh, hindi na siya nasitira sa iba. Tama naman. Kumbaga, sinulo niyo na lang. Pumunta siya dun sa tore para dun na lang magpakamatay. And naging maganda yun kasi kahit walang nakakuha dun sa team ng NXP. So ngayon, sa nangyaring pang de-delay ng Onyx PH, nahirapin ngayon si H2 na makaporma, na makakuha ng dito. Pero Jay, nakapag-flicker out din naman ang stoppable first na ibigay pero mapapatay pa rin sa pagkakataon na to. 3-1 ang ating score. Renjay mukhang kailangan pang umalis muna sa decision. Pero si Yak nakabantay sa gilid kung sakasakaling dadaan siya dun. Tingnan natin yung formation dito ng Onyx PH. Grabing vision na binibigay. Nakabantay talaga sa red buff dito si Madam V and actually Dilar para if ever. So possible dito for NXP. Kailangan maramdaman nila na merong Hyrus doon or else may hirapan sila. At kita natin mga kaibigan, nandito ang si Dilar ng Onyx PH. Divine Judgment na gamit na Falling Stormer as well. At ginamit dito ang Vengeance spell. Pero si Chester Flicker, ayun! Nandun si Ganda lang. Eto lang ako, Glorious Pathway para sa kanya. At kita natin tumatakbo dito pala ang NXP Predator Solid pero si Iaknu with a chip on 2 dalawang tinamaan na si Ipa dito si Paring Yawi and a kill for Wise ngayon sa ating laban Zoni Israel mamen ngayon yung sinasabi ko ejector for Ready J plus an out or disengage para sa team ng NXP. Ang ganda na nangyari doon, nakita mo kung paano talaga magantay si Venus dito. Kasi ang tagal niya doon eh, nakakaramdam lang siya pero eto na nga, nabigyan ng Guardian's Barrier pero nait siya doon si Madam B. Kalaban ng dalawa, mapapatay pa nga, hindi, nabuhay pa siya dito, nakapatay sila. So grabe yung ginagawa ng Onyx PH dito. Grabe mang zone. Sobrang grabe yung zone, best. Mm-hmm. Yung ngayon talaga, ladies and gents, ito talaga yung pinakamiging story doon sa top lane na crush natin. Si Madam B talaga
tambay siya doon kasi alam nila na padating yung orange buff dito na nga carry ng Expertor Solid at dahil doon, yung Tams forward na forward na nagkaroon ng backup, automatic kung sino tatakbo doon, masastun niya agad. So that is going to be a secured kill for Onyx PH. But anyways guys, this is 6-1. We're looking right now onto our screens. Laman dito ang Onyx PH Glorious Pathway for Madam V just to zone out the players of Expertor Solid at si Jay with that searing turret lang rin. Grabe yung damage na binibigay. Saktong-sakto si Yaoi na iwan doon mga kaibigan para sa kanyang Kaja at kita naman natin dito si Delora kumuha ng damage. Pwede pa yung judgment as well. At habang nangyari yun, nagdodin si Wise sa may padalikod with a blazing duet para sa kanya. At grabe ang ginagawa dito si Chester guys ay mapatay rin with a double kill for this clot. OMG, free hit si Wise ang kinakatakutan ng marksman natin in a free hit and nakakapag-farm na nakakapag-farm. Hanggang ngayon, nakita naman natin, naka-Demon Hunter Sword na siya with the 4K. 1K per minute ang ginagawa dito ni Wise. And apat na kills or tatlong kills na yun para sa kanya plus the Bounty Hunter, talaga namang hindi nila pinapalabas si H2. Alam kasi nila yung kayang ibigay na damage ni H2 for the carry kasi isa siya sa mga comfortable pick na yun eh, comfortable hero niya yun eh. Kaya graphic zoning talaga ng Onyx, wala akong masabi, kakaiba. Kasi parang ang kilala natin si H2 na regardless kung lumamang yung kalaban nila na team, basta hindi na pag-iwanan yung goal niya, automatic kaya nilang baliktarin yung laban. So for Onyx PH, ang maganda ginagawa nila dito, pinipigilan na nila agad tumaba. At kita natin dito, Guardian's Barrier si Dilar, naiwan lang din naman pero sa may bandang likod na naman. Naku, si Chester doon with wall charge, napatay ni Madam Ganda lang ng Onyx PH. 11 to ating score, pero kita natin Divine Judgment dito si Wise, halos mamatay na, pero nakatakas pa rin against the player of NXP Perter Solid. Isipin mo, best level 11 si Wise, level 5 si H2. Carry, level 5 laban sa level 11. Talaga namang kakaiba yung pinapakita. Massacre na ang nangyayari dito sa NXP. So pinapakita ngayon ni Wise, ha? Ako, kung mapapansin nyo, 12-2 ang ating score. And yung vision na ginagawa ni Madam V, yung galaw ni Dealer na advance sobra. Alam kasi natin NXP, ano yan eh, aggressive yan eh. Pero Jay dito, natakpan, nakapag-flicker out lang naman. Pero papalag pa din, Venus and Wise magkasama. Iyak no, Vivid pupunta pa nga sa middle lane na para kahit pa paano eh, bumakap. Pero halos lahat ng lane is already pressured. Turtle, open na din, pwede nilang kuwanin. Pero hindi na makalampas. Grabe. Grabe yung ginagawa dito guys. At kita natin, nakasira na second tier turret shortcut. Second tier turret dito Onyx PH again Expertor Solid. So mas lumiliit ang mapa dito actually ni H2 na tumaba for this carry. At habang nangyayari yun, nagsuzone na to place ng Onyx PH at kumukuha ng turtle mag-isa si Pareng Wise, which is now at level 12. 6 minutes guys, almost 7 actually for this game. Pero Wise is already at level 12 ngayon sa ating laban. So gaano parang ang ano dito, funnel, yes, yes na agad, literal na funnel ang nangyari dito for Onyx PH. Flicker in for Iacno plus the Way of a Dragon dito. Kita natin na Renny J ay mapatay with a mega kill para dito kay Wise. Saka makikita mo talaga na wala silang, kumbaga, hindi nila kukuwanin, wala silang balak patayin. Ang gusto lang nilang gawin is pumunta si Wise para makuha yung kill na yun, para tumaba siya ng tumaba. And ayun yun, nagiging successful yun for the Onyx PH hanggang ngayon. Nakikita naman natin si Dilar level 10. Nakita mo naman, NJ and Madam V, yung pag-aagre nila sa mga kalaban nila ngayon, eh, talaga namang kakaiba. Talaga nga. Parang ano ka best? Kung mapansin natin for Onyx PH, para nag-upgrade sila ng pinaka-ganking nila kasi more on sandwich play na yung ginagawa nila. Kasi automatic, meron dalawang manggagaling sa likod, meron dalawang manggagaling sa harap. So, dalawa yung pwedeng entry, point of entry dito ng initiation na ginagawa ng Onyx PH kaya nahihirapan yung NXP. Hindi mo siya gustong mangyari for a Grok na usually yun yung nagsusold out. Pero let us see guys, merong Kaja at merong dito, merong Johed. Pero kita natin, pinasok mo naman mga kaibigan, napakasakit na naman kay MP with a kill, double kill for the Tams, triple kill, make it four, hindi. Dahil dyan, dalawa na titirang buhay for Eric Verde Solid ngayon sa ating laban, Dilar, napakalalim na. At kita natin, talaga naman, pinasok pa. So parang H2 dito, Renny J for the backup, nandito sa may base, and a shutdown for the side of Eric Verde Solid. Kaso nga lang, itong inhibitor turret sa top lane, nanganganib for NXP Perter Solid. Oh, kaya kasi nga eh, alam ni Dealer yung damage sa kanya ibigay, pero oops, mukhang na-micro pa ng bahagya. Renny J tatakbo laban sa tatlo, na usog niya yung talaba. Flicker out naman para kay Jay, Madam V, para kahit papaano mapatagal yung laro or hindi nila mahabol yung kakampi nilang nanganganib ng mamatay. And eto na naman yung turtle. So ngayon, eto na yung pagkakataon ngayon ng NXP para kahit papaano um-advance.
Kasi ngayon napauwi eh. Nawala yung pressure sa kanila. So ito yung chance para mag-clear ng waves, mag-clear ng minion, kuhanin lahat ng objectives, pumuesto. Kasi para sa akin, Onyx PH, maximize nila lahat ng bushes. Lahat ng bushes na gamitin grabe. Ginagawa. Grabe, kanina nakita na natin yun. I-highlight ulit natin kung paano yung napakalalim na nga positioning kanina. Pero hindi kasi na-foresee ng NXP Predator Solid na meron palang kalaban doon. But anyways, item check muna tayo. We have the Lord here now onto this game. This is 8K gold. For this Claude, 4K naman para sa marksman dito ng NXP Predator Solid or para H2 ngayon sa ating laban. So for Onyx PH, ang pinaka ano lang dito is to take this sa Lord. Tapos kuhanin lahat ng inhibitor turret. Well, for NXP Predator Solid naman, kailangan as much as possible mas scale up nila or ibigay na nila lahat ng possible farm for this carry. Oo, kasi pagka kung sakali mang hindi pa rin makapag-farm. Kasi kung gap at gap, isipin mo level 9 sa H2, level 15 si Wise. So, kaya yun yung nasasabi namin kasi sila yung dalawang core nung magkabilang teams. So, kung sakaling lalamang si Wise, eh, magiging magandang, ano yun, magandang angat yun para sa Onyx PH or pwede pa yung maging susi ng kanilang pagkapanalo. And NXP Solid dito, eh, ayaw na nilang lumabas kasi siguro pag nag-blazing duo ito si Wise tapos nakapag-setup na matindi talaga o natulak dito ni EJ yung mga kalaban, siguro mauubos at mauubos yan eh. Ang tanging kontra na lang siguro ni, ano, ni H2 is the Wind of Nature. Para hindi siya maano agad, no? Ito pala guys, ang pinakamaganda rin pala sa nangyayari dito for Onyx PH. Nakita natin yung ilang takas palayo dito ni Jay kanina, Flicker, tapos yung Siri internet niya sakto, kaya napipigilan din yung possible backup come from NXP Predator Solid. So, kita natin dito si Chester for the map mission, mga kaibigan, naka-power of nature. Pero for Onyx PH, naka-ready lang din naman sila for the damage. Top lane side, dadaan ang level 1 lord natin sa ating laban. For NXP Predator Solid, pero silang marksman, mabilis lang ang magiging pag- clear nila dito or pag-defend nila dito, although malaki na kasi yung damage or malaki na yung bawas din ng Onyx PH for this inhibitor turret. At kita natin dito, nadaanan na at nasira pa ng Onyx PH ang turret na yan. We have NXP Predator Solid defending this Lord against Onyx PH. At habang nangyayari yun, lahat ng lanes pinipressure ngayon ng Onyx para at least makakuha sila ng iba pang objectives maliban dun sa top lane. So nakita natin, up na, itcha dito si Jay. Naku po, medyo mukhang negativity. Ito na, ang Blazing Duet para sa inyo, mga kaibigan. Talaga namang uubusin niya ang lahat. Wise is doing a great job dito. Babasagin ang lahat. H2 na lang ang buhay sa pagkakataon na to. 11 minutes and 25 seconds in our game time. 24 ang ating score. Meron pang isa, uubusin nila lahat. It's a wipeout para sa ating game number 1. Onyx PH. Napakalupit. Ganda, ganda. Ang ganda ng talagang really worth. But anyways guys, eto na tayo sa ating game number 2. Again, 1-0 lead in favor of Onyx PH. Blue side natin, NXP Predator Solid. MD ang gagamit ng Tam, si Chester naman para sa Jawhead. Yawi for this Kaja, Ready J para sa isang Hellcurt, and H2 para sa isang Harith. Para naman sa Onyx PH on the red side, Fuzoken sa kanyang Grok, Wise naman sa Esmeralda, Dealer para sa kanyang Uranus, Iacnu, Ford the Bruno, and ganda lang para sa isang Farsa. Pero eto na nga, mga kaibigan, tatlo, nakikita mo talaga eh. Eto kasing Grok ni Fuzoken, kilala to. Mapa M1, mapa MPL, talaga namang totoo ang pinapakita. Pero Dealer, nasasaktan sa binibigyan ng damage dito ni Renny J. Ayun na, uluhan na, bigyan. Na-critical. Na critical plus 9999 kumbaga plus first blood pa, pero may bawi yata, hindi, nakapag flicker out si parang Chester natin dito for NXP Predator Solid. Pero magandang objective yun actually for this NXP kasi ang laking bagay ng Uranus. Yung usually si Uranus ginagamit pang delay, pero dito ang na-delay ng Hellcurt si Uranus, at Hellcurt pa ang una nakakuha ng kill. Masakit kasi sa ulo talaga pag kumpleto yung pang-apat na pang-kalmot niyan. So, talaga namang masasaktan yung pwedeng tumanggap nun. Lalo na kung level 1 lang, pares kayo level 1. Kahit gano'ng kakakunat, pag pumasok sa'yo yung pure damage nun, talaga namang masasaktan at masasaktan. Kay H2O dito, level 4 na din. Level 2 lang dito si Fuzakin, ha? Naku po, mukhang sila naman ngayon yung ano. Sila naman ngayon yung kayang ano, gustong mang-agre. So, talaga namang babawi at babawi sa ating game number 2, ang next play Predator. Pero teka lang, ha? Nagkaroon naman ng laban dito. H2, yan na. Ang Zaman Force nila pa, ginahabol si Fuzakin. Pero hindi pa makakapag-ano yan, hindi pa makakapag-spam. Medyo... Grabe, naka-ready din si Chester. Best para if ever. Naramdaman niya na possible doon na tumakbo yung Grok ng Onyx PH. Pero anyways, ang ginagawa dito ng NXP Predator Solid, sila naman yung aggressive, kumbaga, against Onyx PH. Kasi kanina, yung
Onyx yung malalim this time around for NXP. Sila talaga yung malalim, nag-clear ng minion wave. Kita naman natin si Wise nandito. Naipit na lang din, pero kita natin dito sa may top lane. Pinasok na rin na NXP. Plus a kill for H2 sa kanya hari dito ngayon, mga kaibigan. Si Pusapin, life na rin. And a kill for MB ngayon. The Dark Knight falls sa may bottom lane side. Si Yak, dito nadikitan. Patay lang din naman Chester with a kill for NXP. Magandang pick yun ha, para sa kanila na patahimikin yung marksman, which is the damage dealer para dito sa Onyx PH. Kung yun lang yun yung gusto nilang patayin, magiging maganda to. Pwedeng maging susi sa kanilang pagkapanalo para sa ating game number 2. And maagang 4-0 yun para sa NXP ha. And nakaka-rotate na sila na mas maigi ngayon and na ma-maximize nila lahat. Ngayon naman for the Onyx PH, sila naman ngayon yung nakakaramdam ng pressure na binibigay sa kanila kanina. Kasi parang nagkapalitan lang ng +2-1, di ba? Kaya sinasabi natin kanina na ang downside sa isang Bruno, medyo medyo mabagal siyang mag-clear ng minion wave. Unlike dito for H2, isang kurot lang ng kanyang zinc fusion, automatic AOE na agad yung damage. But anyways, ang kinaganda naman dito for Onyx PH, meron talaga silang pang late game, which is this Bruno. Pero may sagot din pala ang NXP, merong Hellcurt. So kailangan dito for Onyx PH maganda yung positioning nila, and as much as possible meron naka-ready to counter out this Hellcurt, kasi wala silang crowd control actually para mailayo yung Hellcurt pagdating sa teamfight, literal pagka bumasok. Pero anyways, kita natin dito si Puzakin, guys, napilitan na mag-sprint palayo, at eto na, the Dark Knight Falls para kay Rene J. Bamba out naman para dito sa side ng Onyx PH. Puzakin wala ng buhay, and a kill for Rene J. Tinamaan ng dalawang pangkaret, mga kaibigan, dito sa bottom lane. Medyo lumalabo ang aming stream, pero okay lang naman. MB, mukhang lalaban pa sa tatlo. Naku po, ayan na, nagro-roblox na naman ang aming namin. Alam kung bakit, ano nangyayari, mga kaibigan. Pero yung top lane, tamang clear lang, and objectives dito para kay H2. Pero Chester, naku po, medyo masakit. Naku po, ito na, lalaban pa sa naman. Sasayaw na naman, watch me whip, watch me na sabi din ng H2, pero disengage agad for the side of Onyx PH. Pero kita natin, nagsiscale up na talaga yung damage dito ng Harit, guys. Yung sinasabi natin na kinagandahan din pala dito for Alex Predator Solid. Naging maganda yung initial rotation nila at yung first blood kanina ng Hellcurt. So, possible siguro, no? Pagka na-secure na Elfberto Solid, kung sinong nakakakuha ng first kill, yun yung nanalo. Pero anyways, Chronic PH, may ano pa sila dito. Meron silang far sa fast clearing ng minion wave. Kaso, mga kaibigan, napakaliit na rin na buhay. Killing spree para kay Puzakin. And another one, para yung sasaya ng Elfberto Solid. And a third as well for their objective. Naku, nakita naman na napatay agad daw, na burst daw agad ang isang Grok ni Rene J. Pasok lang pasok sa kanya yung pure damage, 3-0-3 na rin kasi si Fuzaken. So ang hirap na para sa kanya, namang face check, and plus yawi pa dito. Ang pwedeng, oy teka lang, mukhang nagkakaroon pa ng laban. Wise, mukhang lalaban naman daw, pwede na rin naman. And the Feather Airstrike, Chester, mukhang na masasaktan dun sa damage na kayang ibigay. Pero Dilar pa nga ang nakakuha dito. H2 sana babaka, pero sabi niya mukhang negative. Imbis na i-backup natin, kumuha na lang tayo ng objectives. Nasa atin naman yung nasa atin naman yung kalamangan, so i-maximize na natin yun. Mm-hmm. Tingnan natin item check na tayo. Para tingnan natin, top farmer para sa ating laban is this 3.8k gold para dito sa isang Hellcurt. So medyo malayo ang farming actually dito ni Bruno or ni Iacto for Onyx PH. So let us see, guys, kung paano ang gagawin ng paghahabol dito in terms of gold. Kasi so far, isang dikit lang dito ng isang Hellcurt automatic, parang nabuburst agad dito ng NXP Predator Solid. And padating na or papunta na sa BOD ang Hellcurt dito. So mas masakit if ever. So Divine Judgment, mga kaibigan, lahat ng pwede pa to nagamit na, and a mega kill for this Hellcurt na NXP. Yun yung maganda naman sa ginagawa ng NXP. Sisiguraduhin nila pagka nabigay ni Kaja yung Divine Judgment niya, ibibigay lahat nila ng kayang ibigay para mapatay na, masecure na yung kill, kesa naman makatakas patas masayang, di ba? So yun yung nagiging maganda rin sa ginagawa ngayon ng NXP Predator Solid. Talaga namang natuto sila dun sa game number 1. Talagang sabi nila, ang hirap na nangyari sa atin. Talaga nila, bes. Oh. Parang take advantage talaga nila lang more on ganking yung pinaka-lineup nila dito. Imagine, automatic, sabay-sabay, Divine Judgment, tapos meron ka pang Dark Knight Falls. Literal secured kill dito para sa NXP Predator Solid. Pero anyways, mga kaibigan, si Madam Ganda lang napatay dito na NXP Predator Solid. Ang sakit na ng damage, oh. Ang sakit na ng damage na H2 kay Dealer, nakita mo? Nakita mo yung katay dun sa talagang kinamot dito. And tingnan natin yung bottom. Mukhang iniisa-isa na. So, mahirap naman to para ngayon. Pero oops na, ejector pa nga. At ayun, nahila. Yun yung sinasabi natin eh. Burst damage. Diba?
hindi nila pinapabayaan na makawala pa eh. Ang dami nilang ano bes, ang dami nilang pang initiate or ang dami nilang pang instant pick off, meron silang Jawhead, may ejector, may divine judgment, so automatic ano agad dito for team NXT Puerto Solid. Pero anyways guys, konting-konti na lang masisira na rin ang second tier tier dito sa middle lane ng Onyx PH. Medyo kulang pa sa damage pero kita natin Falling Star mo mga kaibigan, si Chester dito ay napatay ng Onyx PH pero what a pass, double kill, make it triple kill pero disengage for the side of Onyx PH. Napakagandang pasok actually grabe ng NXT sa series na yon. Grabe yung nangyari. Paglapag ng Zaman Force dito, alam na ni Rene J na, sige, lalabang kayo, bibigay ko na tong Dark Knight Force ko, tapos pagka-blink na pagka-blink niya, dun pa sakto sa dalawa. Pagkatapos na burst down na, eto na naman, mga kaibigan, Dilar, dada pa sa dalawang players dito ng next play, Predator Solid. So, H2N Yawi, nakita naman natin yung galaw dito ni Yawi, talagang bawing-bawi. Dun sa nangyari kanina. Sobrang ano, sobrang kanina naging proactive yung NXT Puerto Solid. Ngayon, sobrang aggressive nila against Onyx PH to the point na parang literal sila na rin yung nagde-dictate dito ng nagiging galaw ng Onyx PH. Pagka gusto nila mag-burst na isang hero, it takes them ilang skills bago pa ma-burst yung actually si Chester kanina gusto na patayin. How much more kapag ka si H2 or isang harit yung pumasok, mas mahihirapan sila. Possible, diretso yun ni H2 yung ano, yung Farsa. Diba? Oh, habang kumakanta kasi diretso-diretso lang naman. Pero yung mga na divine judgment and a kill, si Madam Ganda lang napatay dito. Pero kita natin si Wise tumalaban dito sa may bandang likod. Pero si Rene J, andun, kumakalmot-kalmot lang din naman. And Dilar! Pumasok ang damage dito ni Rene J doon sa isang Dilar. And mapapatay Busakin. Ang layo ng inikot siyang galing middle lane niya na. Galing middle lane si Busakin. Pero eto, tinakpan niya yung mga pwedeng takpan. Pero Chester, napakalalim niyan. Pero H2 naman, mukhang papalag. MB, H2 and Chester lalaban. 3v3. Pero eto na nga, ang Zaman Force na ilipag. Wise lalaban Esmeralda. Pero buhay pa din dito. Naku po, pero napatay pala. Napatay, nabigyan ng apoy. Inapoy ng lagnat. Nag-brok yun sa thumbs, guys. But anyways, it's 9 minutes and 19 seconds into our game time. 17-3 for the side of NXT Puerto Solid. Lamang sila pagdating sa gold. Eh, possible isang minuto kukuhanin nila yung Lord Objective dito against Onyx PH. For Onyx PH, meron silang marksman pagdating sa late game. Kasi nga lang, naging problema dito for Onyx PH yung Bounty Hunter spell or Bounty Hunter talent dito ni Eak. Hindi din nabigyan ng justice. So, hindi pa sila nakakuha ng kill. Actually ngayon, so kailangan mag-scale up dito na isang Bruno or else may hirapan sila. Oh, siguro patagalin pa nila to ng ilang minuto kung kaya nilang i-delay, kung kaya nilang ma-kill agad yung mga minions o ma-clear agad, gawin nila as soon as possible. Then kung sakali magkakaroon ng error ng next play Predator Solid, dun sila bumawi. Kasi may bounty naman dito si Yakno eh. Piliin niya lang si Rene J. Kaso ang problema, pag nagpa-dilim, yun na yung magiging parang signal na pwede silang patayin, na may ganking na mangyayari. Or possible, ma-wipe out sila sa ganun sitwasyon. And nakita naman natin yung kayang ibigay, especially Yawi. Si Yawi, very commendable dito si Yawi, nakikita naman natin. And halos lahat eh, si Chester din. Yung Farsa, no? Yung Farsa yung lagi niyang nahuhuli. So, kita natin dito mga kaibigan, napakalayo na narating ni Parin Fuzakin. And that is going to be a kill for NXT Puerto Solid. For ano, for NXT Puerto Solid pala, ang naging advantage dito, best. Si H2 tsaka yung iba, may sarili silang clash na naka-front. Tapos after nun, kapag ka medyo kinulang or hindi nila na-burst down, at saka pumapasok si Rene J. Usually kasi, diba, pagka may healthcare, siya nag-initiate ng play. Pero dito, since sa laki ng gap, pagdating sa items lang din, automatic ginagamit na agad or nagagamit yung Falling Star Moon, yung The Dark Knight Falls para pumatay na agad. But anyways, godlike mga kaibigan, it's Wise versus Rene J sa ating bottom lane side. Dapat nakuha si Yato, very aggressive for NXP. Isama po ba yata si Pusakin? Pinasok ni H2 mga kaibigan, triple kill para sa kanya onto this harit for this game number 2. Nakita mo yung ano, yung pili, apat yung nandun. Pero naka-hero lock na siya. So automatically mapupunta yung nilapitan niya talaga nang maigi yung Bruno para yun yung mabato niya ay yun yung mapatay. So grabe talaga ang ginagawa dito ng NXP Predator Solid sa ating laro. 22-3 ang nangyayari. Pero to Dark Knight Falls na ibigay na nga, mukhang magta-tower lock na yung tropa para tapusin ang ating game number 2. Now, next play Predator Solid 1-1 pa nga. Talagang really worth in game
3 NXP Predator solid sa blue side, red side naman ang Onyx PH wise for the Esmeralda dealer. Para sa kanyang Johed Iyaknu, para sa Kari Fusa, Ken Sakai, and ganda lang para sa kanyang Valir. Yan, para sa ating blue side, yan ang NXP Predator solid. Thumbs na gagamitin ni MB, yawin naman para sa isang Kaja. Ready J for the Hellcurt, Chester with this Atlas H2 again para sa isang Harit. Tama ka dyan, pero ito, nagkakaroon na naman ng laban sa middle lane. So, halos lahat sila may experience na. Ito yung ginagawa kanina ng Onyx PH, ganyan na ganyan. So, ngayon, wala masyadong mag-a-advance, wala masyadong mag-a-asim. Pero teka lang, si Rene J, grabe talaga yung no. Sa offlane. Parang ano to, Bes, ha? Parang game 2 all over again kung na first blood to ni paring Rene J. So, medyo maingat din siya. Pero, in fairness, maganda lang nagiging ano dito kasi kita natin mga kaibigan na stun, si ganda lang, and first blood nakuha dito ng NXP Predator solid. Nakita mo naman yung ano, yung pagpunta doon agad ng isang Thams, pero Fuzaken na mukhang Chester pinakawala ng takanyang takoyaki. Mukhang lalaban pa nga din dito. Yawi susunod pa nga din, H2O magle-level 4. Ay hindi pa siya nag-level 4, pero napatay niya yon, mga kaibigan. Yun yung maganda para dito sa NXP Predator solid, 2-0 agad. Talaga namang sabi ganda, nila. Ganda, aggressive no, Bes. Tsaka ano, maganda yung ginagawa dito ni Chester. Lagi sakto yung kanyang stunning effect or crowd control. Pero yung mga kaibigan, speaking of Chester, level 4 na pala si Iyaknu dito para sa kanyang carry. So, pinakakailangan dito ng Oric PH is as much as possible. Iparotate na iparotate si carry. So, lahat ng pwedeng kuhanin ng gold sa lanes, makuha na agad. So, kailangan mag-scale up talaga. And anyways, guys, 2-0 pa rin ang ating score. Yung sandwich play na nakita natin kanina, ito na, Flicker A plus Ejector. Unstable Force A, sama mo pa. And that is going to be a kill. Secured by Dilar of Onyx PH. Yun na yung maganda sa ginagawa ngayon ng Onyx PH. Sabi nila, teka lang, nagkamali kami ng game number 2. Ngayon, game number 3, aayusin na namin at sisiguraduhin namin ipapanalo namin tong laban ito. Though, naunahan sila ng clear, pero tong bottom lane naman, ang gusto nilang kuwanin ngayon, mabilis yan para sa kanila kasi nakadaman first yan eh. Kaso magiging problema lang, pag dumating ng late game, Onyx PH. Ito, delikado to. Naramdaman, nakita, hindi tumama doon. So, magandang pag-ano pa rin doon ng expert or solid pakiramdam. Pero kita natin yung possible ganking four-man setup dito ng Onyx PH sa may push side. Pero yung mga kaibigan, Fatal Links, nadali dito si Dilar. Pero ito na, Hurricane Dance lang naman ang sagot. Yaoi, na-shoot doon sa loob ng Lore ng Onyx PH for this match. And tuto ang ating score for today. Alam ko na kung bakit kinuha nila yung Akai. If ever na magpadilim, iikot lang si Fuzaken at babantayan niya yung carry para hindi makalapit yung ano, yung damage na pwedeng ibigay ni ano, ni Hellcurt. So, kung yun yung nangyari kanina, ganun sa na ganun yung lane, nangyari. No? Talaga nga, pinasok lang after ng Dark Knight Falls, automatic na ready si Fuzaken for the Hurricane Dance para hindi malipitan. So, nice gameplay actually. Confirm Onyx PH gan. Anyways, for Eric's Preparator Solid, ang ano dito, crucial, wala pang ulti ulit kay Hell. Hurricane Dance, bakit hindi nga naipit? Pero kita natin dito, ang Azaman Force, medyo na palayunan din naman, and a disengage agad for the side of Eric's Preparator Solid. Oo nga, Bes, palayo lahat, may ceiling turret pa sila. Yun nga yung gusto nilang gawin, kasi kanina nakakalapit sa kanila eh. So ang hirap nga naman para sa, tiga mo ngayon, minamaximize na nila yung kalamangan na pwede nilang ibigay. Pero oops, nakakuha pa dito si Iyaknu. Naku, ang dami nangyayaring clash. Mukhang aalis na nga lang at hindi na magbabalik ang tropa. Pero eto na si Wise, mukhang magbibigay pa rin ng sakit ng ulo. Rene J, namumula. Isang one hit na lang, mabibigyan. Pero tatalunin, sino kaya makakapatay? Iyaknu na nga lang ba? Hindi, meron pang isa double kill para kay Johit. Iyon, 2-4 at score mga kaibigan ngayon sa ating laban. Pero so far, for Eric's Preparator Solid, hindi ganun kalamang ang kalaban nila in terms of gold. So nakita natin dito sa may bottom lane side, merong objective na kinuha ng NXP. Pero sa top lane side, it's going to be a turret destroy for Onyx PH. So for Eric's Preparator Solid, merong Hellcurt dito. Feeling ko ang pinakakailangan nilang gawin is pilitin dito yung Akai na magamit yung ulti niya sa ibang bagay para makapag-penetrate sila. Kasi isang factor din kanina pagdating sa teamfight, right after the Dark Knight Falls, dinaretso din ang Zaman Force and totally hindi nakapasok yung Experter Solid. So for Onyx PH, maganda yung ginagawa nila. Kailangan lang bantay nila yung mga side lanes nila kasi ang taas ng chance ng NXP dito to go for a split push.
Yan, tama yun. So, yun yung nakikitang pwedeng gawin ngayon. Actually, kayang palagan ngayon ni Iyak na itong mga to. O, ito na, nakikita mo. Ito na, pwede na magpa-dilem. Pwede nilang gamitin yan. And ito na nga, mga kaibigan. Zaman 4, Fuzak and will go down. Iyak na tatakas din. Pero, uy, nausok dito ni Madam V. Napakaganda naman yung dealer. Ang taga-ubos. Mukhang ito na nga na unstoppable force pa. Pero double kill pa nga yun para kay Wise. Grabe. Hindi po tapos sa ating laban kasi dito sa ating top lane side. And napatay lang din naman. Pero kamuntikan mamatay si Ganda lang, mga kaibigan. Ito yung kinagandahan din actually for NXP. Kanina, nakita natin na force nila or na-counter nila yung supposedly defensive play ng Onyx PH. Although, napakaganda naman ang pasok ng kanilang Esmeralda. Kaya na na-counter agad. So, nagiging counteran lang ang ating laban ngayon. So far, in terms of gold ng mga Onyx PH and possible turtle objective para sa kanila. Medyo malayo yung players ng NXP to contest this one. And turtle has been secured here by Iyak ng Onyx PH. Hurricane Dance again just to zone out the Chester dito. Pero kita natin Fatal Link sinagot agad. And that is going to be a killing spree for the Harit. Naku, kung sakali mo, napapansin nyo ba yung nangyari kanina? Nakataka si Madam V. Alam mo kung bakit? Kasi naglapag ng Zaman 4. So automatically, alam ni Madam V na magsasayaw yan at magbibigay ng damage. Ang ginawa niya, itinulak niya. So masasayang yung ilang segundo na kaya mo mang-burst ng tao. So magandang galaw din yun coming from Madam V dito for using that Valir. So talagang katulad sinabi mo kanina, layo talaga, hindi sila makalapit. May Akai. Oo, mahirap no. Kailangan lang talaga hindi masyadong maagang gagamitin yung Hurricane Dance. Kumbaga, saktong timpla lang sa laban. Pero sa bottom lane side natin, mga kaibigan, si Reddy J dito tumatakbo para sa kanyang buhay. And successfully, makakaalis siya doon. Habang nangyari yun, beto na internet nakasira dito ng NXP for Onyx PH. Kailangan nilang maghabol din dito in terms of objective. Kasi so far, dalawang tori na nasira sa nila na Spreader Solid. Item check tayo sa mabilis direct. Tama. Top farmer natin 4-2. Pero wait lang, may bakbakan pala mga kaibigan. Nice Fatal Links dito. Napakalayo na narating ni Pare Fuzaken. 1,000 pounder para sa kanya. H2 with almost full life. Pero ito na si Iyak 2. Napakasakit lang naman. Mga Beziwap and a disengage for the both teams ngayon sa ating laro. 35 seconds bago mabuhay ang pangalawang turtle for this game. So nakita naman natin kanina na wala pang napatay sa Onyx PH kahit yung NXP yung parang, sige, papalag tayo, walang problema. Kaso wala pa rin silang nakuha eh. Ang hirap talagang makalapit para dito sa team ng Onyx PH kasi maitutulak. Tapos Phantom Step pa, makulit pa si Iyak nung magano, gumalaw. So talagang sakit. Grabe sakit. No. Pero tinan mo, best yung ginagawa dito ng NXP, talagang hindi nila binibigay yung mid-game turret. Talagang pinapasukan nila ng depensa nila. Pero anyways, na huli at naipit dito si paring MP. For Onyx PH, pwede nilang sirain to if ever for another minion wave. Pero they will try to get this turtle for Onyx PH. Again, Expert Solid, medyo malayo. Pero nandito si Chester for the backup. The Dark Knight Falls has been popped para dito sa Hellcurt. And ako si Dilar, medyo delikado. Pero nakita yung mga kakampe. Alis agad for NXP. Kaysa naman maging error na naman. Para, diba? Eh di, magpaka-play safe muna tayo. Total, kaya naman natin sabayan eh. Meron silang carry, yes. Meron naman tayong Hellcurt, meron tayong Kaja. Pero teka lang, si Fuzakin, naku po, nakabigyan dito, mga kaibigan. Pero eto na si Iyakno. Si Yawi, nahila dito. Pero eh, tingnan natin kung mapapatay dito si Iyakno. Automatic yan. Kasi syempre, yung higit dito, yung Divine Judgment ng isang Kaja. Tapos yung Psychropation and the Chrono Dash dito ng isang hari. Oo, makate. Masakit sa ulo. So ano dito for NXP, isang pagka lagi nila magagawa yun, possible may hirapan dito yung Onyx PH. For Onyx PH naman, gaya na sinabi natin, it's all about the timing kung kailan nila gagamitin yon. Pero kita natin Falling Star, mga kaibigan, 1v1, nakita natin ito kanina. It's going to be a killing spree for this Esmeralda at meron pang isang napatay. Si Yawi napatay dito ng Onyx PH. 6-11 na score, almost 10 minutes din sa ating laro. Ito na yung magiging mahirap para sa kanila. Yung dalawang off lane, gumagawa na ng paraan para makakuha ng objectives. Hindi man yung top, yung bottom lane naman. So, yun yung nagiging maganda ngayon for the Onyx PH. Talagang sinisecure nila. And Wise, tiga mo, nag-aantay lang siya. Kung sakali may pupunta, automatic mapapatay niya naman yun eh. Kaya niya namang i-burst down yun kung sakali man eh. Pero wala pa rin pumupunta. So, alam niya na sige, kaya kong bigyan to. Kaya kong i-push to. So, yung players ngayon ng NXP Solid, hindi nila alam kung saan sila magde-defend. Sa middle lane ba? Kung ano eh.
At saka dito ang pinakaano sa Onyx Page, pinagandahan yung bottom lane side kasi nagkakaroon ng 1v1 din na nagaganap. So it's either yung the Dark Knight Falls magaga. Oh, wait lang mga kaibigan, kasi Hurricane Lens dito ginamit na sa may bandang likod, disengage agad for this one. Nako si H2 na ipit pero patay si Ganda lang. Iyak no na dikitan na rin, unstoppable na for the Harit at tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang players ng Onyx Page, Dilar nagkaroon ng shield and na disengage para sa kanila. Apat na players to na NXP at napakagandang pasok ng NXP yun. Yawi, napatid ang isa Falling Storm for Wise ngayon sa ating laban and a mega kill para sa kanya. Pero, ganun sinabi natin, this is Lord Objective na kinukuha at tinatry. Pero, Hurricane Lance na ipit si Lady J and a double kill for Wise. Kalahati na lang buhay ng Lord. So, tingnan natin kung sino makakakuha niyan kasi si Chester, si Luzon at si Wise at Tarisit pa, monster kill for H2. Pero ito na, another one, Falling Storm on si MB, sumama na up! Yeah, patay na! Shutdown! Nadali na dito, medyo siguro ang ginagawa dito ng Onyx PH ay inaantay lang talaga yung mga heroes para at least hindi ma-contest or hindi makuha yung possible Lord. Kasi yung pagkakataon na yun for the NXP Solid na yun na makuha yung Lord eh. Diba? Pero hindi na nila ginawa kasi alam nila na nagba-buy time lang siya no, si Wise dito. So magandang galaw din yun coming from Wise. So dito naman, ang mahirap, buhay na ngayon si Iyakno. Kanina kasi nakuha nila si Ano. Oo, natin no, best. Talagang natin. Nakuha yung naiwan si H2 pero nahuli naman si Ganda lang tas nahuli din si napakasakit Pamshi. Napakasakit. Kita mo yung damage. Grabe yung damage dito pero 1v1 with the Great One. Wala nang kaya si Rene J sa laning. Wala na siyang kaya dito. Nahihirapan na siya kanina. Siya yung nagdo-dominate sa lahat ng kalinya niya. Ngayon nahihirapan na siya. So grabe ang ginagawa dito ng Onyx Page and especially Fuzaken. Nakakagulat yung pick ng Akai na yun. Sa una, hindi ko naiintindihan kung bakit Akai yung kinuha nila. Pero pag nagtuloy-tuloy yung laro at nakita mo kung paano nila galawin, yun na nga. Para siya naging digi, no? Oo. Literal na naging pangontra. Pero anyways, Lord, dito ay masesecure ng Onyx PH para sa ating laro for Expert or Solid. If ever mabilis lang, kasi mabilis lang din naman ang DPS na kayong ibigay ng isang Harit dito. Pero yung mga kaibigan, Fatal Links lang din naman, pinasok na. Si Ganda lang nandun sa may likod and a disengage agad para sa side ng Expert or Solid. For Onyx PH, yung Lord dadaan sa top lane side ng NXP. So, pinakamaganda dito, iangat siguro lahat ng minion wave para sabay-sabay. Kasi medyo naka-advance pa yung mid lane nila. So, pwede makapal yung bottom lane. So, magsasabay-sabay siya if ever. So, kita natin si Dalar. Grabe. Ang best. Grabe niya mag-zone out. Oo, sabay-sabaw na to. Sabay-sabaw na para mas makakuha sila ng objectives. Hindi man yung top lane, makuha nila yung second turret and second turret din dito sa bottom lane. Which is makukuha at makukuha na kasi medyo makapal din yung sa baba eh. No? Tignan natin kung ano yung gagawin. Magiging crucial to for the NXP kasi pag hindi nila na-defend to, pwedeng katapusan na nila to. Pero pag na-defend nila, edi tatagal ng tatagal yung laro. Tignan natin kung ano pwede nilang gawin. Pero Fuzaken, mag-i-initiate na ata ng away. Pero, naku, ma-defend yan. Oo, mabilis lang na ma-defend if ever, guys. So, kita natin. Pero sa may bottom lane, meron palang diversion na nangyari. Pero hindi pa rin masira, o hindi pa rin makasira dito ang Onyx PH ng Inhibitor Turret against Expert or Solid. So, for NXT, ang pinaka-mahirap lang dito since yung laning nila is sa tatlo, lahat Inhibitor Turret na lang. Yung Hellcurt, mas possible na alam kung saan manggagaling. Yun kasi yung kasing edge na isang Hellcurt, kapag ka hindi alam kung saan manggagaling yung Hellcurt, pero this time around, for Expert or Solid, usually parang parallel na lang yan. Mga kaibigan, si H2 doon, si Dilar, medyo malalim lang din naman. Hindi na nakatakas pa, Ganda lang, napatay na rin. Mga kaibigan, two man down for Onyx PH, Falling Storm, para kay Wise, kaso another one para sa Expert or Solid. Si Iyakno at Fuzaken ang natitirang buhay for this Onyx PH ngayon sa ating laro. Takbong mayaman yung dalawa kasi medyo negative na yung nangyayari sa kanila. Ito yung maganda naman sa NXP. Kung sakali mang maubos nila to, ma-wipe out nila to, pwede sila mag-mid lane. Kasi si Iyakno lang yung magde-defend. Mahirapan sila pero eto na nga, may naipit pa. Pero hindi, hinidal na nga lang din dito at i-burst down na pangalawang buhay para kay Fuzaken. Pero mapapatay pa rin siya sa pagkakataon na to. Pero ang mali doon, hindi nila nabigyan
Uy, si Yakno, mukhang masasaktan na rin. Okay, so, ito, yung side ng NSP Retro Solid, kailangan naman nilang i-defend ngayon yung sa top lane side kasi nakaanyot yung minion wave ng Onyx PH. Pero let us see guys, 15-14 ang ating score, glowing one para kay Ganda lang. Pero ang ganda ng ano, no? Ang ganda nung nga nangyari din sa NXP Predator Solid kasi pag maganda yung pasok ng Atlas with that Fatal Links, automatic. Kumbaga nagiging automatic yung pasok nila, isama mo yung damage dito. Tapos si MV diretso dive in din. At yung Kaja, pwede niya hilahin pala yung ano, pwede niya hilahin yung Akai if ever. Magana naman. Pero top farmer for this game is Discari. Actually, almost pantay nila yung goal nila dito. Pero dito sa bottom lane side natin mga kaibigan, si MV nakita lang din naman. Vengeance nakita na. And a kill for Iyakno dito sa ating bottom lane. Top lane, tago lang muna. Pero nandito pa rin si Wise, ha? Pero ito na naman si Chester. Yun yung maganda kay Chester ngayon na ginagawa. Eh, no? Talaga namang chinecheck niya lahat ng bushes dito. And the turret dun sa top lane, eh, pwede lang mabasag. Pero itong middle lane, ha? And bottom lane, mababasag din yan. Kung sakaling di sila uuwi, mahirap yan. Now, oo, pero kita mo dito, Beso, parang hindi nila pinapa-uwi mga players ng, or pinapa-uwi dito si H2. Guys, pero kita natin, Hurricane Dance, na ipit lang din naman si parang H2 natin dito. Oo. Pero si Wise na nga lahat, ang buhay and a shutdown. Saktong-sakto ang pagkakabakap to ng Onyx PH, guys, against NXP Predator Solid. So, yung pinaka-damager, isa sa pinaka-damager dito ng NXP Predator Solid ay napatay. Ako, kahit na sabihin natin napakabilis ng kamay mo, kung apat naman yung katapat mo, medyo masakit nga naman talaga sa ulo. At ayun na nga yung nagbigay ng pagpatay dito sa next play Predator. Mukhang mahihirapan din sila kasi carry pa rin. Iba yung dating ng carry. Pero nasa ito pa rin sa Fatal Links, naibigay na nga rin dito. Chester, naipit ng bahagyang maas nga ba? Hindi na. Pero Wise, napatay din dito ng isang Renny J na galing sa likod kasi alam niya na pwedeng, ano, pwedeng dun manggaling. Pero tingnan natin. Oh, hindi na, naka-uwi mga kaibigan. Nice escape actually dito coming from Renny J on for Onyx PH. Tingnan natin kung masesecure nila yung Lord dito. Si Fuzakai naka-ready if ever si Dilar walang buhay. So pagka nadikitan siya dito ng isang Hellcurt, mahihirapan siya. So Little Wonder dito isesecure na rin para may additional balik ng buhay. And, nasa low dito na NXP. So tuloy pa rin ang Lord, tuloy ang bakbakan natin ngayon for Onyx PH. They need to get this one kasi si Iyakno na dikitan na mga kaibigan. What a kill para dito kay H2 guys, patay mga kaibigan. And Lord, nakuha na NXP Predator Solid. Nako po, nakuha niya pa yung Lord na yon. And nakita mo kasi ang lapit masyado ni Iyakno dun kay ano, kay MB. Diba, dapat kailangan mong lumayo eh. Pero kasi napalapit siya dito. Pero ito na nga, Zaman Force na ibigay. Dealer, mukhang mapapabagsak pa rin. Pero pangalawang buhay para sa kanya. Papasok lang din si Wise. Pero H2 free hit. Nakita mo dun yung ano, Chrono Dash niya, Sacrifice na binibigay. Pero Chester, lalaban pa din naman. Grabe naman talaga itong pinapakita nilang laban niya. We will go down. Wise, tignan natin. Zaman Force na ibigay. Pero papasukin niya kahit sa loob. Wala na siyang magiging pakialam dito. Middle turret naman ang gusto niyang tapos. Nagmalipit so, na. Sobrang sakit best ni H2. Yun talaga yung masasabi natin. Pero anyways, buhay na ang dalawang players dito. Fuzaken and Iyakno to defend this Lord actually. At commit. Fatal Links mga kaibigan, nataling dalawa pero makakamamba out dito. So parang Iyakno natin. Pero kita mo yung kurot. Ito yung kurot na nanunuot. Talagang napakasakit lang din naman mga kaibigan. It's going to be a mega plus a Lord and a win for NXP Predator Solid. Grabe, yung larong yun. Talagang really worth. Na rotation din natin malaman, pero eto na nga mga kaibigan ng ating game. Number 1 execration sa blue side, red side naman ng Peso Esports. Medyo magiging malabo ang aking ano, ang aking viewers dito, viewing dito. Oops, pero eto sa ating blue side, si Ling ang hawak niyan eh, si syempre si Hate. So main naman dito for the Xborg. Si sino ba yung S? Yung medyo malabo kasi sa akin guys, Joe Head dito naman para sa kay S4, C4 naman sa Atlas at eto Max para sa kanyang Valir. At sabi lang banda naman mga kaibigan, Peso Esports, Ming for Huminga, isa for Uranus, Lavarb for this Thames, Gabu for Grok, Void for Carry at Solenia for Cecilion. Yon, let's go.
Oli, bakbakan na agad, mga kaibigan, hindi. Hindi ata sila yung 1-2-2 setup. Sila yung 3-1. Oo, umiba. At least alam natin na kaya rin nila yung 1-2-2. Pero ito, nakupo. Grabe naman, Mamba out lahat. Ang bibilis pumindot ng flicker. Dalawang flicker kagad ang napop dun sa engagement na yun on the side of Team Execration. And for Peso Esports, nakupo. Ito, another one sa top lane. Pero si Ming, muntik na. Wala na rin buhay. Wala rin namang ano. Walang energy si Ling eh. Hindi pa nakakuha ng blue buff. Yan ang delikado. Di pa niya kinukuha pag na contest pa siya diyan. Mahirap-hirap yan. Pero alam naman lang din na sila kukontestin kasi ito na eh. Naanuhan na eh. Naunahan silang sindak sa ilalim. Oo. Tama ka dyan. Pero eto na nga mga kaibigan. Mm-hmm. Top lane mukhang. Uy, napalakpakan hindi ko pa pala nababago yung poll. Hindi ka pang mapatay. Hindi ko alam ba't lumalabo yung stream ko. Direct paano na check ako back. Pero yun na nga sa bottom lane. Xborg laban kay Thams. Maganda rin naman tong laban na to. Kaso parang mahirap sa kanyang lumapit dun sa ano eh. Sa Xborg eh, no? Pero oops, naku po. Siya pare natin po ang lalaban sa dalawa. Pwede na to mag-Tempest of Blades. Kung papalad, apat. Laban sa apat. Ayun na nga, first blood na kuha dito ni Hate. Ayan pa nga, binigyan na mga malulupitang banat mo. Ayan na nga. Pero teka lang, mga kaibigan. Lalaban pa rin naman yung carry. Pero medyo masakit na rin yung binibigay na damage ni Etomax dun. Si Etomax yung nagpapahirap sa carry para makalapit. Naku. Kaya nga, grabe. Pero ito naman ha, mga kaibigan. 1-0 lead na agad tayo dito in favor. Oops! Ano ko, nahuli din si Selenia. Ayun, nakuha pa nga ni Hate and last hit doon with the Bounty Hunter. Dagdag pera yun. 2-0 agad para dito kay Hate. Naku, magandang abante. Yan ang problema sa Link. Kapag naka-Bounty Hunter, tas naka-early game, eh napakasakit niyan dire-direcho. Pero pagka yung Link mo dito, eh walang farm, eh, yun nga lang, mahihirapan ng tumaba kung saan-sakali. So, crucial din talaga ang pag-pick ng isang Ling sa isang tournament. Mm-hmm. Tama ka dyan. So, tingnan natin dito. Di ko alam bakit ganito pa rin ang iari sa akin. Pero, top lane, mukhang clear lang. Pero, oops. Ito naman, sila naman ngayon yung kukuha ng red buff. So, yung carry yung gusto nilang i-delay dito, pero na-retry. Mga kaibigan, Tempest of Blades, naibigay, pero lalayo na lang dito si Paring Hate. Apat ang kanyang kalaban, kasama pa si Paring Chakno. Mukhang lalayo na lang sila. Hindi na mukhang hindi na makikipaglaban tong dalawang to. Kasi apat yung kalaban nila dun eh. Pero Eternal, pwede nang simulan ng tropa ng Peso Esports. Kasi syempre, babak at babak yan. Aalis at aalis yan. Pero mahirap lang para sa kanila yung Ling. Oo. Kasi may retribution yun eh. Oo nga, no? Pag tumamba yun sa ibabaw, no? Sa tuktok. Pero, eto na. Nakupo, wala ng buhay. Nakuha na lang din. Secured objective from Peso Esports. But here comes Eto Max. Nakupo na. Ikipagbakbaan lang dun. But Jack knows well. Patay. Ayun lang sa bilang banda. Dito si Benny. Pasok in. Pero nakupo, gulong pa alis. Laban pa din, mga kaibigan. Kung nahanap nyo si Kuya Zapno natin, mga bestie wap. Si Zapno, nagpapahinga lang ang dragon. Mga tropa pips natin dyan. Chilling like a billion lang kayo. Alam kong na-miss nyo si Kuya Zapno natin. Pero, kung gusto niyo, oops, teka lang, nakupo, si Solenia doon, ayun, nadali, batay din, nakupo. Pero kung gusto niyo mapanood si Kuya Zapno, you can watch his stream sa kanyang page, Z4PNU, ayan, Zapno, check nyo yan mga kaibigan ng kanyang page din, yan ang Team Execration. Yun. Supportahan natin ng mga tropang grabe, nakakapalag. Season 1, di ba, Obs Gaming, and ngayon, Execration. Nga, no? Maraming nangyari pero syempre tuloy-tuloy pa rin ang laban pero top lane natin mukhang objectives nila sila, wala silang pakialam. Wala pa kayo. Hindi naman nila mapapatayan. Hindi. Pero ngayon, kung sakaling matapos eh lang pinansin. Pinansin. No. Yun ang problema, no. Ewan ko din eh, siguro balak niyang kumat kasi ano, kasi kinuhanan siya ng Tori, kakatin niya siguro yata yung sunod na minion wave. Kaso ang problema, baka nakalimutan niya na kaya siyang patay ng dalawa yun eh, 2-1, di ba? Walang malakas sa marami, pero yun lang, tulad nito, speaking of walang malakas sa marami, nakupo, heto na, sa bottom, ay sa middle lane, C4, si Chakno, nakupo, ayun, na lockdown, hindi makalabas, hindi nag-comply, na, yata. Iba pa rin talaga yung kayang ibigay na damage ng carry, so yun lang yung magiging problema lang dito. Pagka talaga nakaporma yung carry or nakapag phantom step ng maigi or nakita mong hindi na, kung nakaka free hit, mahirapan talaga sila, mahirapan. Pero syempre, Execration dito, kailangan ni burst down agad nila yung damage dealer. Kasi pag napatay nila yung carry, wala na magiging damage dealer yung Peso eh. Oo. Tama. So, ano to eh, parang naka-protect carry lang sila eh. Protect carry, that's it, kumbaga. Kaya dapat pinaka-ingata yung treasure nila tong ano, tong buhay ni carry. Pero ito na, si S4 dito, nakapag-flicker out lang din naman. And another one, Hate, pasok in, naupo, ito na yata. Ulti na rin naman kagad, mga kaibigan. Void ang una kagad na matay. Wala may kakil kagad, mga besties, para kay Hate. And another one, follow up din naman dito. Patay lang din naman si Uranus. Ito pa, si Solenia, patay din. Pero double kill para kay Hate. Tuloy-tuloy pa din ang aksyon. Nakakuha ng Cyclone Eye. At yun. Nako po.
Mukhang nagkakaroon ng bakbakan na lang sa top lane, pero nangyayaring bakbakan sa bottom lane. Na alam naman natin na last insanity binigay ng Aren dito, pero tingin mo, may buhay pa rin si Baling Lavarb. Ganda ng pangalan, Lavarb, parang ano lang ah. Parang basketball player ah. Pero eto na nga mga kaibigan, Gabo. Mukhang kailangan niyang i-secure 'to. Kailangan niya i-secure ng si ano, Gabo. Yung blue buff kasi ano eh, nakukuhanan sila na nakukuhanan dito ni Hate. Eh. Siyempre, alam naman natin yung Ling. Pagka yan, nakakuha talaga ng mga objectives. Oo. Tulad nung sinabi ko, aray, naku po, dali na naman, umalis pero babalik. Pero ito na naman mga kaibigan, double kill pa para, ay hey, tuloy-tuloy pa din ang action. Naku po, tier 1 tower on the middle lane has been taken down by Kuya Hate din naman mga kaibigan, tuloy pa din, ayaw pa rin paawat. Naku po, sige, eto Max. Olo, bira, oh, grabe to si eto Max ha. Oo, hindi lang pang ML yan, nagdodota din yan, kaya pa maglaro yan. Hindi lang pang pamilya. Oh. Pang sports pa. No. Mabangis siya si Eto Mac. Nakita naman natin. Sa miski sa MPL, nakita natin yung improvement ni Eto Mac, di ba? So, grabe talaga yan. Pero, tingnan natin kung mapapatay ba nila si Lavarb. Uy, na-stuck sa... Aray. Hindi na... Super glue yung pa. Patay. Na-stuck up, mga kaibigan. Ito pa si Chakno. Face check sa kabilang banda. Ayun, hinati sa dalawa, patay yata si Void. Nice ulti lang din naman, naganda naman din naman ng Link. Pero to si Gabu, lalaban pa yata. Mga kaibigan, wala na rin naman buhay. Tumubukan tumakas, but it's a no, wild charge, pero patay pa din. Ayun, tatlo, apat ang namatay dito on the side of Peso Esports. For Peso Esports, medyo mahirap to kasi early game, 8 minute pa lang naman tayo. Kinakamada na sila ng kills ng Ling. So, 9-0-4 na nga eh. Napakalaki nga naman to kagad. For Void dito, kailangan mag-iwas-iwas na siya. Kasi siya ang marksman, siya lang din ang mag-provide ng damage for his teammates. So, kailangan, wag na siyang sumama sa kung nasa ng clash. Layo-layo muna, distansya muna, social distancing muna sa mga kampe. Kasi nadadamay siya, hindi siya makapag-farm. At pag wala siyang farm, wala din siya damage. Marksman yan. Yung isipin mo yung damage na Hate sa Uranus, Uranus yun ah. Na dapat hindi nakakatanggap ng ganong kalakas na damage. Pero Hate, nakita naman natin. Item check nga tayo direct kay Hate. Naku po, ito na. Yun. 8K na pala yung pera. 1K ano, per minute. So, oo nga na, 8 minutes pa lang tayo ah. Nito pwede siya mag-heptasis para automatic mapapatay niya yung kung sino man yung makikita niya sa mapa, which is a really good thing kasi kaya niya nang patayin yung carry. Pero eto na nga mga kaibigan, yung dalawa, pero babackup lang si Paring Hate dito. Naubos yung buhay ng dalawa. Naku po, napakagandang fatal links coming from Chakno dito. Gabo will go down. Tignan natin. Uy, nakita mo naman yung last insanity doon, pero di pa rin tapos ang tropa dito ng execration. Ubusin kayo. Uy, nasa sa loob. Patay ka ata dyan. Oh, bale, wala. Kayang-kaya. May flicker in naman. May pang flicker out naman pala. So, ilan din. Apat na naman ang patay on to the side of Peso Esports. Yun na namang apat na magkakasama kanina ang napatay. So, si Ming lang din naman ang buhay. Another one. Links here coming from Chakno. Ganda ng mga link ni Chakno dito ha. So, ayun. Naku po, basag tier 3 tower. 8 minute. Wala pang 9 minute yun ha. 8 minutes and 57 seconds basag ang third tower dito ng Peso Esports. For Peso Esports, they really have to hold their base. Especially may sisilyo naman sila for their late game at saka carry. Kailangan magbawas-bawas na sila ng error dito. Tumataba na rin naman yung carry. And for Sicilian, tataba rin yan sooner or later. So, pwesto pwesto. Oo, hintayin lang muna nila. Relax lang. Kasi kailangan nilang patayin muna si Ling eh. Pag di nila napatay si Ling, wala. Yun na. Yun yung magiging problema sa kanila. Kasi 11-06 na si Hate dito. And as long as makalapit si Hate dun sa carry, dalawa o tatlong tira niya lang mapapatayan. Speaking of, eto na nga mga kaibigan. Nakita mo yung damage. Oh, naku po. Upudit. Ayun, tinamaan. Grabe. Tuloy pa. Herb. Ayun yung sinasabi natin, pero teka lang mga kaibigan, eto Max dito, pinipigilan si Ming na lumapit kay Chakno. Bottom lane ito naman, si napakagandang kill lang para kay ano. Ito kay, si eto Max, ML na ML eh, parang galit na galit yung Valir niya eh. Pero eto na, 21-4 ang ating score, si Chakno nandito, gustong sumet up yata na ito. Links, pero hindi, ayun, yatap, wala nang nagawa, napasilip lang ng konti. Pero sa top lane, buy time lang pala, yun naman pala. Asa akong ano nyo, ako trip nyo, ayun, basag ang top lane, pero basag din siya, mga kaibigan. Ito pa, another one, Lavarb has been taken down together with Void as well with a double kill para kay Hate, pero shutdown din, mga kaibigan. 24-6 ang ating score, naku po, 3-4-2 trade ang nangyari sa engagement na yon. So, mahirap. Di ba matatapos to ng execution? Isang round pa to, isang round pa. Kung saka-sakali. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys kanina eh. Tatlong tira lang talaga yung carry. Which is nakita naman natin. Pero, uy, tatapusin na nga dito ni Espor.
Tatapusin na nga ata mga kaibigan, pero nabuhay si Gabo para i-defend ang kanilang base. Naku po, may Lord na rin dito, Sanctuary Lord, pero natakpan. Gusto atang i-quarantine yung mga tropa ng Execration, pero aalis na lang. Pero ito yung maganda sa Peso Esports. Oh. Hindi nun sila manalo dito. Yung experience na nakalaban nila yung Execration, iba pa rin para sa kanila. Kumbaga, ano yung, may matututunan ka sa mga errors na nangyayari sa'yo. So, okay lang. Diba? Pero di pa naman tapos. Tignan natin, baka makabawi pa dito. Sabagay, ano to ha? MPL top 4, tama ba coach? Top 4 coach. Coach, yung si coach, tinawag na coach oh. Si Bombay, pero eto na mga kaibigan. Eh, this is an honor syempre, eto na kunukuha na ang Lord. Ayun pa, napatay na naman. No, unstoppable pa nga, isipin paano mo. Paano tataba to, pag napapatay ng napapatay? Pati nga na item ng Joyhead ko, naka Blade of Eptasis din. Naka heptasis din. Oo, naka heptasis din. So, yun talaga yung laking tulong pag may heptasis ka, guys. Talagang ipe-penetrate yung damage nun, lalo na kung ano, ikaw lang nakita. Pero, uy, set up ka! Jack, to. Simple tapos, lang to si Jack. No, grabe sumit, ha. No. Na yun. ML na ML dito. And hate, nakita mo namang sumayaw. Kala mo nagsusumba lang. Umalis pa nga. Pero isa na lang yung natitira at the game. Number one, ay mapupunta sa Execration. Gravity, mga kaibigan. And for this Execration, mabilis na laban to para sa talagang really worth. Ganun ulit yung mo pag walang salamin. Oo, guys, nakita mo naman yung mga ano pa yun, yung mga panahong ano pa pre, yung mga panahong graduate pa tayo ng culinary arts. So, yun yung mga picture natin. Pero ito na, game number 2, Peso Esports sa blue side, red side naman ng Execration. Eto Max para sa kanyang Selena, S4 naman for the Uranus, Hate para sa kanyang Lancelot, C4 naman para sa kanyang Carmilla, and B4 for the Rafael. Yo, na dito naman sa kabilang banda, Peso Esports, LaVarb for Thams, Ming naman dito for Esmeralda, Gabu for Kufra, Void for Roger, at Solenia for Farsa. Lumalabo na naman yung stream, pero teka lang, yung bottom lane natin, mukhang mapagbibigyan ni paring Uranus. Siya po yung lumalamang, no? Kasi may execute, parang ayaw niya na ding iano, ayaw niya na ding ilaban kasi kaya niyang i-burst down agad yung kalaban niya sa linyahan kasi nga may execute siya. Speaking of yun. Execute. Ayun. Nagkainitan si Mae at saka si Kuya Ming. Ayan. Tinamaan ng pana. Ay, huminto. Hindi, nabitin yata yung pana doon. Nabitin. Nag-purify. Tinamaan siya, nag-purify lang dito si Boyd. Nag-purify. Natuwang hindi tumama. Pero tinanawaan na naman, nakabisa laro boom dito mga kaibigan. Mukhang nagkakaroon na lalim niya yan, ha? Laban ng tatlo. Pero uy, medyo negative nga naman yan. Gabo, tumak dito, nangangalmot pa. Pero C4, level 3. Samantalang S4, paparating na rin para ubusin ng kanilang kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Ming tatlo. Pero Hate, mukhang magbibigay ng damage. Out na nga lang ba ang tropa? Pero uy, naku po. My baby, pero eto na, naku po. Takbuhan lang din naman mga kaibigan. Naku po, lakad matatagay. Here comes Boyd, puno ang buhay niyan. Naku po, ayun, nakataas na ang Execration. And for that, nakabawi din naman ng Peso Esports. 2-3 ang ating score with a 2-minute game time. Lamang lang ang Execration with a worth of 600. And that's it. So, maganda ang ano dun, advantage na ginawa ng Execration. Nung nag-level 4 yung Lancelot, tsaka sila uminvade. So, nakakuha nga naman sila ng easy kills doon. Eto naman, naku po, si Eto Max umablay. And ang kanyang Abyssal Arrow. Gusto pang sumatgan, ha? Oh, pero kanina, tumama yung dalawang Abyssal Arrow niya. Ito pa lang yung unang sablay niya sa larong to, ha? Mga kaibigan. Kasi yung mga Abyssal Arrow niya, napaka-crucial nun. Pero Hate, medyo malalim na din dito. Gamit niya na yung lahat ng mga pwede niyang gamitin. So, top lane na nga lang. Mukhang, natalbugan pa nga din dito, mga kaibigan. Pero before, para nga naman ma-sustain yung buhay ng mga kakampi niya, tamang healing galing lang. Tama nga ng healing for everyone. Ganun. Kaya nga, nako po. Grabe. This time may sustain ang Execration. Kampante itong Execration talaga din halos na kumukuha ng Rafaela. Kung tutusin nga sila ang sa kanila ko na unang nakita yung ano yung Rafa Estes na pick sa MPL tama ba o doon? Oo, sila yung ano doon, sila yung bumanat. Utak ni yung pangalan dito ni Sire. Sire. Utak ni Sire. Talagang kakaiba yung galawan to ni Sire. Siya nga pa ngayon nagpasok ng Hylos . So talagang naging maganda yun para sa kanila. Pero ito, mga kaibigan, tinamaan, hindi. Kakampi pala yun. kakampi yung pinapana, mga kaibigan. Pero ito na, naupo, si Hate wala ng buhay. 1-for-1 trade pa lang. Okay na, dash out. Dash out lang. Huwag na masyadong laban. Pero 6-4 ang ating score. Lamang dito ng dalawa sa kills.
And sa pera naman, almost 1.8, nasa ganun yung kalamangan ng execration. So, kailangan nilang i-maximize to. Kasi nga, wala silang magiging damager for the late game. Lancelot and yun lang. Kung sakali mo yung matamaan dito si Etomac, automatically mapapatay kasi naka-execute din siya. Oo, grabe din, no? Mga best up. So, ayan, sa mga nanonood dyan, mamimigay po si Kuya Irv pagkatapos itong stream na to ng 1,000 worth of 1,000 diamonds. Okay? So, make sure na nakashare yan sa inyong timeline publicly kasi pag nabunot kayo tapos hindi kayo nakashare, wala rin po iyon. Okay? So, good luck and everything. Pero, heto na. Naupo. 4-6 ang at. Uy. Kala mo, tignan. Ito lang matumatama yung Abyssal Arrow. Kanina tumatama pa eh. Pero, tingnan natin kung babawi siya ito, Mac, dito para tamaan to ng Abyssal Arrow. Pero, yun na. Nasaksak pa talikod. Uy! Tignan, mababurst down. Automatic yan dahil may execute ng isang ito, Mac, dito. So, nagamit na yun para sa kanya. Sa mid. Chakno. Uy, masakit yan, idol. Medyo, pero nabuhay pa rin siya dahil may vengeance siya dun. So, pag naka-vengeance kasi, Benny, lalaki yung buhay mo. Hanggang hindi mo siya napapatay, magtutuloy-tuloy lang yun. Tapos, pag natapos na yung seconds ng kanyang vengeance, saka magbabalik yung buhay niya. So, napakaganda nga nun para sa kanya. Pero eto na naman, gusto niyang i-clear lang yung mga minions kasi para umalis din itong mga to. Pero oops, medyo masakit yung damage sa binibigay sa kanya. Bisa laro! Sa pool, layo niyan! Pero bali, wala. May purify. Hate on the move, hate on the move. Tingnan natin, naku po, tinama. Ayun, nahampas! Mga kaibigan, last one, si Gabu. Naku po, dito, nag-bouncing ball na lang din. Patay pa din, mga kaibigan. So, Lenya ba ang susunod? But it's a no. Invade lang din yata muna, mga kaibigan. Ang execution ko, 6-9 ang ating score para dito. Paborito po ito ni Coach Bumbay. Ayan. So, 5 minutes and 30 seconds onto our game time. Nakuha na ang turtle dito na other side of execution. Pwede, pero depende pa. Pumapalag ang Peso Esports, nakikita natin this time ang kanilang potential dito sa game number 2. Di katulad ng game number 1 na halos di sila makapalag, di ba? Wow, parang nangyari one-sided nung game number 1 eh. Etong game number 2, pumapalag-palag na sila. So, which is really good para sa kanila. At least nakikita na nila yung error nila ng game number 1. Game number 2, alam na nila yung gagawin. Pero tinamaan na naman ang Abyssal Arrow. Mukhang mapapatay nga naman. Hindi niya nabigay dito yung execute. Hinabol pa nga din pero Lavar lalaban din. Thumbs, eto Mac, mukhang mapapatay din dito. And Gabo, nakang sinisecure lang yung mga dapat secure. Sinaksak pa likod. Lalaban pa din. Pero si Gabo, tatakbo. Nakapag-flicker out. Naku po, alis at di nababalik. Naku, nabuhay pa mga besties. Pero sige, tuloy pa yata ang boxing yun. Oops. Nagkakagulatan factor. Gulatan factor lang ng konti. Pero ulan man lang tumama sa ulti ni Farsa. Isa-isa lang, tinamaan si Hate, isa lang. At least nakapagbigay ng damage. Tapos, nakuha nila yung objective, which is the orange buff, na kailangan din ng marksman nila, or ng isang void. So, yun yung medyo magiging mahirap. Pero para sa akin, si Ming yung magbibigay ng buhay para sa kanila. No. Pero pag nakapatay, yun na, patay. Dali. Patay yung top lane. Nawala yung camera ko, yan. Nayatapi bowlers pa nga, mga kaibigan. Pero ito, naku po, si Void lalaban? Hindi, tinamaan lang ng Abyssal Arrow, and that's it. Ito na, sa top lane naman din, mga kaibigan. Si Hate, grabe yung damage! Naku po, dito ng isang Lancelot Gabo with a double kill para kay Hate. Naku, 7-13 ng ating score. Tier 1 tower onto the top lane. Basag, napaka-dominante pa rin talaga ng execution for this game against Peso Esports. Pero ito, sa bottom lane si Mae. Together with Lavar, laban lang. 1v1 lang din, mga pre. Ito si Void dumating. Uy, dito mama. Lalaban pa melee activated. Kailangan kasi natin si Mae. Si Mae kasi isa sa mga pinakamagagaling mag-offlane yan. And talagang kung pakunatan at pakunatan, makunat pa sa makunat si Mae. So, tignan natin to. Sa middle lane, lahat na kinukuha ni Hit. So, yun yung maganda sa isang Lancelot. Hindi na nila pinapabayaan na makaporma pa or makapag-farm pa yung Peso Esports. Kasi alam nila yung damage. Uy, yun nga, ang masakit din talaga ito tutusin, ha? To be honest, itong Roger. Ayun, sa pool, hawaas, nakakuha na naman ng kill. Ito, ganito ang maganda ginagawa ng Peso Esports, pa isa-isa lang, di ba? Pero at least, ito pa, si Etomac pa, di ba? Kumamote din. 10-13 ng ating score. Ito pa si Hate, pero hindi. Lalaba, pumasok! Naku, yari ka, walang malakas sa lima, my friend! Boom, shutdown. 11-13 ng ating score. Peso Esports getting a 4 kills against the execution. Isa lang natirang buhay doon, si Mailang. Ito pa, pandamay ka na, pang wipe out. Boom! Wipe out, damay-damay na. Damay-damay na this. Nagkatotoo yung sinabi mo, Sus. Nagkatotoo. Hindi ko hiniling yan. Hindi niya hiniling yan. Tama lang yung Nostra, mga kaibigan. So, yun yung medyo mahirap ngayon. Peso Esports,
pwede na. Mm-hmm. Pwede na silang kumuha pa ng objectives, nakawala na sila dun sa binibigay na ano na na pressure sa kanila ng execution. Syempre, grabe rin. Uy, nice set. O yun pa, naultian pa ni Farsal. Ako po, delegates. Before dito, napatay din with his Rafaela. Tuloy pa rin, unboxing. C4 dito, trying to escape. Pero no, no, no. Here comes S4. Naupo, naiwanan sa Dreams dito. Ang isang thumb sa alabanan ni Hate. And yun, nakakuha din ang kill. Dalawa na anda pa dito on the side of Peso Esports. At disengage na ang Peso. Tama na yun. Huwag na silang, huwag nang paubos ang Peso. Huwag nang magpabawi pa ang Peso Esports. Okay na yung naidikit nila yung score. O naididikit nila yung pressure against execution. Pero magbawas ng error yung Peso. Okay na eh. Maganda na yung naipakita nila eh. Na wipe out nila. No, I really recommend dun si ano ha, si Gabo. Mm. Dun sa ginawa niyang Flicker Tyrant's Rage. Mm-hmm. Nako po, grabe naman, nahuli niya yung 4 plus the Feather Airstrike. Pero eto na nga, eto kasi wala siyang panta kasi. Oo nga eh. Di ba? So, yun din yung medyo mahirap for him. So, siguro, hindi naman natin na ano, pero ayun yung ina-expect niya, natatama yung abi sa laro niya. Pero uy, nasaksak pataliko dito, and patay agad. Grabe. Oh, yung Thumbs pa inapatay. Wala rin kasing vengeance yung Thumbs eh, no? Ngayon, alam na natin yung power of vengeance sa isang Thumbs, pang-contra burst talaga yun. Pero hindi namin yung sinasabi, kasi secret ko lang yun. Pero ngayon, nakita nyo na mga kaibigan, pag walang vengeance yung Thumbs, mahirap talaga mag-survive yan against burst damage of your opponent. Diba? Tama ka naman dyan. Kung hirap-hirap, mahirap talaga yung ganun. Kasi syempre, dun sa vengeance, may pag-asa ka pang mabuhay pag hindi kanya napatay kasi pwedeng babalik yung buhay. Oh. Diba? Pero pagka wala ka namang ano, pag naka-flicker ka lang, yes, makakatakas ka. Pero pag alam mo na ang cooldown ng item na. Isa pa yun, oo. Kahit mag-flicker ka pa dun, no? Patay ka pa din. Tingnan ka natin item ni Hate. Pag naka-heptasis na to, masakit na. Baka BOD pa nga ata yan eh. Oh, BOD heptasis. Press tama. Yaman, no? 10K. 10 minute game time. 1K per minute pa din ang kanyang GPM o gold per minute. Alam nyo mga best, yung up sinusukat din niyang gold per minute o GPM sa isang progress ng MOBA, syempre. Eh, mahalaga yan, napakalaga yan kasi it's a good measurement sa isang player na mabilis kung mabilis siya mag-farm o hindi. Pero oops, naku po. Ayun na naman. Gabu. At least dito, katulad ng sinabi natin kanina, si Ming yung may malaking potential na pwedeng mambaliktad ng laro dito. Pag si Ming nakapag-form pa ng maigi-igi, and kaya niya naman tani, kaya niyang patayin eh. Kaya niyang patayin yung mga players dito na execution. Pero ngayon, kailangan nilang i-defend tong Sanctuary Lord. And kailangan hindi rin sila ma-push dito sa bottom lane. Kasi naka-pressure din, oh, naka-flow din sa bottom lane. So ito, pumapana-pana lang si Etomac. C4 dito, napakakunat lang nirman ni Kuya Chakno natin. Di buhay pa rin. Oops! Ayun. Patay! Sinaglit lang mga kaibigan. Tinamaan pa ng talaga namang kakaibang damage. Lalim yung na rin Esmeralda nun, eh. Doon, si Ming na lang yung pwedeng magbigay ng tulong sa kanila para makabawi yung Peso Esports. Eh. Pero dahil nga, may item na si Hate, mahirapan na siya. Sobrang hirap na nun para sa isang ano, sa isang Esmeralda. Oo, kailangan na nila dito ng ano, pang physical defense para ano, para sa Lancelot. Ito naman ang ano, the power of Lancelot, napakalakas umearly talaga. Honestly, na ang sakit niyan sa early stage ng game. Pagka late game 'yon, medyo hindi ka na masyadong masasaktan sa Lancelot. Pero pagka ganito na wala kayong mga defensive items sa isang Lancelot, eh talagang mapupunit sila diyan sa sakali. 14-17 ang ating score, hindi po nagkaalayo pagdating sa KDA, tatlo lang laman ng execution. So, yan, with that, ibig sabihin nakakapalag ang Peso to Esports against execution. But for execution, pagdating sa objectives, dun sila lamang. Objectives and farming. Pa yan, kaya pa ng Peso yun kung sakasakali. Siyempre, papatalo ba Peso? Eh, katulad ng sinabi natin, Ming lang talaga yung pwede magbigay ng damage sa kanila. Kasi si Void, hindi ko siya, para saan ha, hindi ko siya ramdam. Kung nakikita niya naman, ang tumutulong lang for the burst damage si Esmeralda after nun, wala na, allows na, diba? So, syempre, Farsa din naman, nakapagbigay pa rin ng damage. Speaking of Farsa, nakita naman natin yung damage nito. Pero iba pa rin kasi yung may hawak kayong Rafaela dun sa lineup nyo. May sustain, may movement speed. Pero uy, tiga mo si Ming, patay agad! Muntik lang. Advance lang tayo mag-isip, mga bestiwa. Pero uy, nako, ayun, si S4 or si Mae ang napatay pa doon, mga kaibigan. At mukhang tier 3 tower still defended by Peso Esports. So, sinasabi natin, kaya nila yan. I mean, kakayanin pa nila yan. Ang pinaka-crucial lang, pinaka-crucial lang dito, yung item. Kailangan magka-item dito yung Void, si Void, yung Roger nila dito. Si Thumbs at saka si Esmeralda as well. Kaya itong mga to nagsitabaan.
nila plus the Abyssal Arrow from Metomax na baliwala nang dahil sa Purify. So maganda 'yun. Kung sakasakali mang hindi siya nakapag-purify o wala siyang purify, automatic patay 'yun. Pero dahil nga merong purify ang isang far side nito, buhay ang bata, lilipad at lilipad lang 'yan. So good siyan para sa kanila. Pero ilang segundo bago mabuhay ang Sanctuary Lord, kailangan nilang ulit. Uy, mabo-burst pa nga ata. Pero yung Feather Air Strike, ang laking tulong talaga niyan, makakapag-defend sila niyan. Sigurado 'yan. Oo, kayang-kaya pa to ng Peso Esports. For Execration, lalong tumatagal ang laban, lalo silang mahihirap-hirapan dito against Peso. Kasi sasakit yung Esmeralda, sasakit yung Void, sasakit si Solenia for the magical damage output, tsaka si Thumbs. Pero for Execration naman, ang sasakit lang dito talaga halos, si Lancelot lang. Si Uranus di naman yan masakit eh. Ano yan eh, sustain eh, o makunat, o mahirap patayin, di ba? So hindi naman siya fully damage output talaga compared sa Thumbs. May counter hero siya sa kabilang side. Nandun yung Esme. Sa pa yun. Tapos pag nagka-Durance pa yun, si Esme, Necklace of Durance. Ano bang item nung Esme? Tinga, check natin. Check. Buti na pag-lord ng Exe, ha? Wala pa, Feather pa lang. Pero at least meron na siyang ano, Calamity Reaper tsaka Holy Crystal. So pagkabagsak niya, yung second skill lady. Naka-Seaholbird si ano. 100%. Si Lancelot. Kaya pala mababurst niya na dito yung Thumbs talaga din, Kuya Herb. Tama. Pwede na kasi wala lang pampakunat eh. Sabay-sabayan na lang to. Tingnan natin kung sino pwede ano. Sabay-bayan na. Do your best and Mobile Legends will do the rest. Ito na, naupo, binasag na ng Lord ang Middle Tower dito ng Team Peso Esports. Pero gusto mo ang lalaban pa din. Void, grabe! Si Etomac ng burst doon. Unstoppable pa. Para kay Hate lang din man sa kabilang banda. Laban pa rin. Tuloy pa din ang boxing. Pasok in. Pero yung Lord, patay na. Madedepensa pa kaya ng Peso Esports to. Tier 3 tower sa top lane. Basag na din. Gabo dito. Naku po, iwan sa dreams. Pero ultimate feather strike para kay Solenia. Naku, ayun, napatay. Pero there's an immortality. Tuloy pa din. Monster kill para kay Hate. Eto na, killing spree lang din naman si Solenia. Tamang distansya lang, amigos. Pero si Ming, naku po, ta 3 on 2. Ang laban. Ayun, 3 on 1. Oop, double kill. Pero pamasok pa nga dito si Ming. Kailangan niyang defend to, pero patay pa rin. Ubus, pati pantubus para sa Execration. So, game number 2 ay mapupunta sa Execration. Grabe. Instant 3 points ang...